simulan na po natin ang ating bagong kwento. 16 na taong gulang na itong si Amadio. Lumaki na ito sa kanyang lulo angkoy at lula ingkay. Dahil matagal nang patay ang kanyang mga magulang. Nakatira ang mga ito sa Bukirin ng Basak. Dito natuto at nasanay na itong si Amadio na mamuhay ng kahirapan. Laging kasama ito ng mga matatanda sa kanilang mga taniman ng mga gulay at prutas. Sa murang edad nitong si Amadio, marunong na nga itong magbungkal at mag-araro, magtanim ng mga gulay, saging, mais at palay. Katulong din ito sa pag-aalaga sa kanilang mga alagang hayop. Itong si Lulo Angkoy ay kilala ito doon sa lugar na kinatatakutan ng mga aswang. At kapag may magkakasakit sa mga tao doon sa lugar, ang matanda agad ang nilalapitan. Ngunit ilang taon na din ang nakaraan na tumigil na itong si Lulo Angkoy sa pagiging antinggero at albularyo. May nakaharap kasi ang matanda na isang napakalakas na engkanto at natalo itong si Lulo Angkoy. Nagkaroon sila ng kasunduan. Hindi idadamay ng engkanto ang sinumang membro ng pamilya ng matanda basta titigilan na nito ang pagtulong sa kapwa at paglaban sa mga aswang. Isang araw pa nga, napaiyak itong si Lulo Angkoy habang kausap itong si Amadio. Apo, kung darating man ang pagkakataon na kaya mo nang gamitin ang kapangyarihan ng kanan, huwag mo akong tularan na isang duwag. Ipagtanggol mo ang mga taong nangangailangan. Alam ni Amadio na may kakayahan ang kanyang Lulo Angkoy. Ngunit naguguluhan siya sa mga pinagsasabi nito. Nang mamatay itong si Lulo Angkoy, nasa uluhan sina Amadio at Lula Ingkay ng matanda. Nakahawak ang mga ito sa kamay nitong si Lulo Angkoy. At nang malugutan ito ng hininga, iyak nang iyak ang dalawa dahil mawawalan na sila ng mahal sa buhay. Pero ang hindi makalimutan nitong si Amadio, habang hawak niya ang kamay nitong si Lulo Angkoy, may naramdaman siyang init ang dumaloy sa kanyang katawan. Galing ito sa katawan ng matanda. Dahil nga sa init na mabilis na dumadaloy sa kanyang katawan at nararamdamang silakbo, napatayo pa nga itong si Amadio at napatakbo doon sa may kusina. Inom ito ng inom ng tubig dahil nga sa naramdamang init at pagkauhaw na hindi niya maintindihan. Pinabayaan lamang ito ni Lulo Ingkay. Alam ng matanda ang nangyayari sa apo. Makalipas ang 3 buwan simula nang mamatay ang Lulo Angkoy, balik sa normal ang kanilang buhay. Balik itong si Amadio doon sa kanilang bukirin at sa pag-aalaga ng kanilang mga hayop. Ngunit ang kaibahan, nag-iisa na lamang itong si Amadio tuwing pupunta ito ng bukirin. Dahil wala na nga ang kanyang Lulo Angkoy na laging kasama nito. Itong si Lula Ingkay, abala din kasi ito sa kanilang taniman ng mga talong at kalabasa doon sa unahang bahagi lamang ng kanilang kubo. Araw ng Biyernes, nang papauwi na sana itong si Amadio galing sa kanilang bukirin, biglang may nakita itong isang matandang babae na gusgusin. Galing ito doon sa kakahuyan at biglang sumabay sa kanya sa paglalakad. Hindi ito kilala ni Amadio dahil unang bisis niya itong nakita sa kanilang lugar. At ang ikinabahala nitong si Amadio dahil titig ng titig ang matanda sa kanya. Kakaiba din ang aura ng matanda dahil na rin sa kasuotan nito na purong itim na damit at medyo nangingitim pa ang ilalim na bahagi ng mga mata ng matanda. Naiilang itong si Amadio at binilisan pa nito ang paglalakad para makalayo na doon sa matanda. Ang buong akala niya na nakalayo na siya nito. Ngunit nang siya'y mapalingon, muntik nang mabitiwan itong si Amadio ang mga dalang gulay
dahil sa sobrang pagkagulat. Napakalapit na ng matanda sa kanyang likuran. At pagkatapos, may mga pinagsasabi pa ang matanda sa kanya. Tanging naintindihan niya sa mga pinagsasabi nito. Mag-iingat ka dahil papalapit na ang pagdating ng mga kampon ng Diablo. Ikaw ang magliligtas sa lahat ng mga tao dito sa inyong lugar. Paulit-ulit na sinasabi ito ng matanda sa kanya. Sa takot nitong si Amadeo, dahil hindi niya kilala ang babaeng matanda, tumakbo na ito papalayo doon sa lugar. At nang muling lingunin niya ang matanda, naglaho na ito doon sa daan. Pagkadating niya doon sa kanilang bahay, agad na sinabi niya kay Lula Inkay ang nangyayari doon sa daan tungkol doon sa isang matanda. Nakita ni Amadeo na nagbago ang hitsura ng kanyang lula nang marinig ang kanyang kwento. Kumunot ang mga noon nito at titig na titig sa kanya. Makalipas lamang ang ilang segundo, wika nitong si Lula Inkay. Amadeo, apo, malapit na ang tamang pagkakataon. Mukhang kailangan mo na ngayon natanggapin ng buo ang kapangyarihan ng kabibing iting. Ang mukha na naman itong si Amadeo ang nangungunot dahil sa sinabi ng kanyang lula. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kabibing iting. Lula Inkay, ano ho ba ang ibig sabihin ng kabibing iting? At bakit sabi noong matandang nagpakita sa akin kanina na may darating na kampo ng mga Diablo at ako ang magliligtas sa mga tao? Amadeo, apo, ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng iyong lolo angkoy. Ikaw ang tagapagmana ng kabibing itim. Ikaw ang magiging tagapagtanggol ng mga sangkatauhan laban sa mga kampon ng mga demonyo. Noong naghihingalo ang iyong lolo angkoy, alam kong naramdaman mo ang mainit na bagay na galing sa kanyang katawan at lumipat ito sa iyong katawan. Apo, malapit ka ng 18 taong gulang, Amadeo. Humanda ka na dahil mayroong mga kampon ng kadiliman ang magnanais na agawin ang kabibing itim na nasa iyong katawan. Ngayon, Amadeo, kailangan na lubos na magiging isa kayo ng kabibi para magamit mo ang kapangyarihan nito ng buo. Hindi pa rin makapaniwala itong si Amadeo. Maraming mga katanungan ngayon sa kanyang isip. Papanong mayroong kabibing itim ang nasa loob ng kanyang katawan? At papano niya naman ito gagamitin? Ipinaliwanag ng mabuti ni Lula Inkay ang lahat-lahat. Kailangan ni Amadeo na ipakita sa mga gabay na siya ang karapat-dapat na magmamay-ari ng kabibing ito. Dapat niyang makinig sa mga sasabihin ng mga gabay. Dito na napagtanto ni Amadeo na ang laging nagpapakita sa kanyang panaginip ay ang mga gabay na nagmamay-ari ng kabibing itim. Amadeo, huwag kang mag-alala. Hindi ka papabayaan na iyong lolo angkoy. Alam kong isa na siya sa iyong mga gabay. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso at ang mga bumubulong sa iyo. Pagkatapos, isinama ni Lula Inkay itong si Amadeo sa loob ng kanyang kwarto at may ipinakita itong isang librita at isang punyal na kulay itim at may hawakan itong isang buto ng hayop. Amadeo, panahon na para ibigay ko ito sa iyo. Mga kagamitan ito ng lolo mo. At ang bilin niya, ibigay ko ito sa iyo sa tamang pagkakataon at panahon. Tiningnan ni Amadeo ang ibinigay ng kanyang lula. Nakikita niya ito noon na gamit ng kanyang lulo angkoy at daladala saan man ito magpunta. Inabot ito ni Amadeo at agad na naramdaman na naman niya ang pagdaloy ng mainit na bagay
sa kanyang katawan. Binuklat ni Amadeo ang librita, ngunit sa pagkakataon na ito, hindi pa niya kayang basahin ang mga nakasulat nito, lalo na ang mga pahina na ang mga nakasulat ay pabaliktad. Kinagabihan, habang nagpapahinga na si Lulaingkay at Amadeo, napatitig ang binata doon sa dingding ng kanyang kwarto. Dahil may narinig itong mahihinang anas, nang ilapit pa niya ang kanyang tinga para mas marinig pa sana niya ang pinagsasabi ng sinumang nilalang na nasa labas, narinig niya na tinatawag ang kanyang pangalan. Nang idikit na niya ang kanyang tinga sa dingding, biglang bumukas ang bintana ng kanyang kwarto at mayroong isang nilalang na sobrang bilis at lakas na hinila siya nito palabas. Gusto sanang sumigaw nitong si Amadeo, ngunit natakpan na ang kanyang bibig gamit ang kamay ng nilalang, at pagkatapos mabilis na siyang binitbit papalayo. Sa isang iglap, nakita na lamang niya na tumatakbo na ang nilalang doon sa gilid ng isang napakalalim na pampang, at makikita mo sa baba ang kumakalat na mga apoy. Napasigaw na itong si Amadeo at pilit na kumawala. Sobrang natatakot na siya sa kanyang nakikita. At ang may bitbit sa kanya, ngayon pa niya napagtanto na ito pala ang matandang nagpakita sa kanya doon sa daan kahapon. Nagmamakaawa na itong si Amadeo, ngunit parang wala itong narinig. Ngunit nang mayroong bumulong sa kanya, natigilan sa pagwawala itong si Amadeo. Busis iyon ng kanyang lolo angkoy. "Amadeo, Amadeo, huminahon ka. Mga pagsubok lamang ito. Tandaan mo ang mga itinuro ko sa iyo. Gamitin mo ang mga nalalaman mo." Dito na may mga narinig pa siyang bumubulong sa kanya ng mga banyagang salita. Kusang bumuka ang kanyang mga bibig at sinasambit ang mga salitang itinuro ng kung sinong bumulong sa kanya. Kakaiba na kasi ang boses nito at hindi na boses ng kanyang lolo angkoy. Patuloy na binabanggit ni Amadeo ang mga salita hanggang sa biglang napaigpaw ang matandang may hawak sa kanya at napaatras na ito. Nabitiwan na itong si Amadeo na muntikan pa itong mahulog doon sa pangpang. Mabuti na lamang nakahawak ito doon sa mga baging at tuluyang nakaakyat sa itaas. Hinagilap agad nitong si Amadeo ang matandang may bitbit sa kanya. Ngunit nawala na ito doon. Nagpalingon-lingon ang binata sa buong kapaligiran. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na ito. Doon naman, sa bahay nila ni Lulaingkay, biglang napatakbo ang matanda papunta sa kwarto ni Amadeo nang marinig ang mga sigaw ng kanyang apo. At nakita niya itong si Amadeo na parang hindi mapakali. Baling ng baling ito doon sa kanyang higaan at tumatagaktak na ang mga pawis nito sa noo. Kaya alam agad nitong si Lulaingkay na nanaginip lamang ang binata. Pero hindi ito ordinaryong panaginip. Alam ni Lulaingkay na ito na ang pagsubok ng mga gabay kay Amadeo. Ngunit hindi ordinaryong panaginip. Alam niyang kakaiba ang panaginip ng kanyang apo. Wika nitong si Lulaingkay. "Magpakatatag ka, Amadeo. Mga pagsubok lamang iyan ng iyong gabay." Kumuha ang matanda ng panyo at maligamgam na tubig. Kinuha din ito ang maliit na librita at inilagay ito sa dibdib ng kanyang apo. At ang isang punyal, ipinahawak niya ito sa kamay ni Amadeo. Pinahiran niya ang noo ng binata, pati ang mga paa at kamay. Patuloy sa pagdidiliryo itong si Amadeo at parang nangangalit na ang mga bagang nito na pakiwari ni Lulaingkay. Galit na galit ang kanyang apo. Hanggang sa lumipas pa ang ilang oras
narinig ng matanda ang biglaang pagsigaw nito hanggang sa hindi na ito gumagalaw pa. Kinakabahan na itong si Lulaingkay, kaya ginising na niya ang kanyang apo. Ngunit nanatiling walang kibo at hindi nagising itong si Amadio. Napaiyak na itong si Lulaingkay. Hindi na niya malaman ang kanyang gagawin kung paano niya gigisingin ang kanyang apo. Baka natalo na ito at hindi nakayanan ang mga pagsubok ng mga gabay. Ang nasa isip ngayon ng matanda, makalipas ang ilang sandali, nag-uusal ng mga dasal itong si Lulaingkay at humingi ito ng tulong sa kanyang asawa na si Lolo Angkoy. Ngunit lumipas pa ang mga minuto, hindi na talaga gumagalaw itong si Amadio. Napahagulgol na ng iyak ang matanda, lalo na nang mawala na ang pulso ng binata. Sobrang pighati ang naramdaman itong si Lulaingkay, pero wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin ang buong katotohanan. Binalot niya ng kumot ang katawan nitong si Amadio at banig habang umiiyak. Matapos na gawin yon, lumabas ang matanda ng bahay at naglalakad itong si Lulaingkay papunta doon sa unahan. Hihingi ito ng tulong sa isa niyang pinsan na nakatira doon para mailibing ang apo at maisaayos ang mga kakailanganin. Pagdating ng matanda doon, hindi makapaniwala ang pinsan nito sa sinapit ni Amadio. Sobrang bata pa nito at naaawa sila kay Lulaingkay dahil bago pa nga na namatay ang asawa nitong si Lolo Angkoy at ngayon ang apo na naman. Kaya agad na sinamahan nila ang matanda pabalik doon sa bahay nito. Pagkapasok ng mga ito sa loob at mapuntahan ang kwarto nitong si Amadio kung saan iniwan niya kanina ang nakabalot na katawan nitong si Amadio, gulat na gulat ang mga ito, lalong lalo na itong si Lulaingkay dahil wala na doon ang katawan ng kanyang apo. Tanging naabutan nila ang nakabuklas ng banig at kumot. Agad na lumabas ng kwarto itong si Lulaingkay at tiningnan ang kusina nila pati na doon sa labas. Napasunod na din agad ang pinsan nito sa kanya. Naguguluhan din ang mga ito kung bakit nawala ang katawan ni Amadio. Nang umikot itong si Lulaingkay sa likod na bahagi ng kanilang bahay, mas lalong nagulat ito at muntik nang himatayin pa itong si Lulaingkay nang makita itong si Amadio na nasa kulungan ng kanilang mga alagang manok at nagpapakain ito doon sa kanilang mga alaga. Hindi ito makapaniwala dahil kanina lamang ay wala na itong pulso. Pero bakit ngayon ito buhay na buhay? Lumapit agad itong si Lulaingkay sa apo para tiyakin talaga na buhay nga ito at hindi lamang espiritu ang kanilang nakikita. Amadio, Amadio apo. Nang lumingon ito sa kanya at ngumiti, na pagtanto ni Lulaingkay na buhay nga ito. Lula, kanina ko pa kayo hinahanap. Kanina pa ako nagugutom. Hindi na natapos ng binata ang mga sasabihin nito dahil biglang yumakap sa kanya ang matanda habang naluluha. Alam na ni Amadio ang dahilan dahil batid niyang alam ng matanda ang nangyayari sa kanya kagabi. Lula, huwag na po kayong mag-alala. Hindi ako papabayaan ni Lolo Angkoy. Naintindihan naman agad ni Lulaingkay ang ibig sabihin nitong si Amadio. Humingi ng paumanhin itong si Lulaingkay sa pinsan nito. Nang makaakyat na ang dalawa at makauwi na ang pinsan nitong si Lulaingkay, kinausap agad ng matanda ang apo tungkol sa mga nangyayari sa panaginip nito kagabi. Dito isinalaysay ni Amadio ang lahat-lahat. Simula nang kunin siya ng matandang babae na napag-alaman niyang isa pala ito sa mga gabay ng kabibing iting. May mga engkanto at mga kaluluwa ang nagiging balakid ni Amadio sa pag-angkin ng kabibing iting.
Kaya nilalabanan muna niya ang mga ito hanggang sa magwagi sa tulong na rin ng kanyang lolo angkoy at ng isang nilalang na nagliwanag ang buong katawan. Ngayon, ganap ng pag-aari ni Amadeo ang kabibing itim at magagamit na niya ang kapangyarihan nito. Ang dapat na lamang niyang gagawin, pag-aralan at palakasin pa ang kanyang mga nalalaman at mga kakayahan. Ngunit may misyon pa itong si Amadeo. Kailangan niyang makuha ang isa pang mutya na matatagpuan sa gitna ng kagubatan ng kabangahan. Ang mutya ng saging, ayon sa isa sa kanyang mga gabay. Kung makukuha ito ni Amadeo at magagamit kasabay ng kabibing itim, magkaroon ang binata ng walang katumbas na lakas. Malawak ang kakayahan ng kabibing itim na pati sa panggagamot ay sobra itong epektibo. Pwede nga itong gamitin sa kaliwa kung kinakailangan. Maaaring manduhan ni Amadeo ang mga nilalang sa kadiliman na hindi kayang kontrahin ang kapangyarihan ng kabibi. At kung magagamit niya ang lakas at bilis ng mutya ng saging, maaaring mahirap nang talunin itong si Amadeo, punan pa kung magamay na niya ang paggamit ng librita. Napahangad na lamang itong si Lula Ingkay at lihim na nagpapasalamat sa kanyang asawa. Bulong nito. Ikaw na ang bahala kay Amadeo, angkoy. Alam kong ito ang gusto mong landas na tahakin ng ating apo. Simula sa araw na iyon, kakaiba at nagbago na itong si Amadeo. Nagiging seryoso na ito at parang laging nag-iisip. Minsan pa nga, nabahala na itong si Lula Ingkay sa kanyang apo. Araw ng Linggo, nagpaalam itong si Amadeo na akyatin na ang bundok ng kabangahan para subukan na kunin ang mutya ng saging. Sa tingin ni Amadeo, ito na ang tamang pagkakataon at kaya na niyang talunin ang mga inkantong nagbabantay at nagmamay-ari sa mutya. Alas 6 ng gabi nang magsimulang umalis na itong si Amadeo sa kanilang bahay. Papunta na ito doon sa bundok ng kabangahan. May mga dalang gamit ang binata tulad ng matutulugan at mga makakain. Dahil sa hating gabi pa magpapakita ang mutya na iyon, ayon sa sabi ng gabay. Makikita ang mahiwagang puno ng saging sa gitna ng kagubatan. Madali lamang itong makikita dahil magliliwanag ito sa gitna ng dilim. Ngunit kailangan niyang mag-iingat dahil binabantayan ang mutya na ito ng mga malalakas na mandirigmang engkanto. Pero sa tingin ni Amadeo, sa kanyang mga bagong kakayahan, kayang-kaya niyang talunin kahit na sino pang mga engkanto ang haharang sa kanya. Napakadilim ng buong paligid. Natatakpan din ng mga ulap ang liwanag ng buwan. Ngunit simula nang maangkin na ni Amadeo ang kapangyarihan ng kabibing itim, kayang-kaya niyang makita ang paligid kahit na sobra pa nitong dilim. Binaybay na niya ngayon ang kakahuyan. Hindi naman nagmamadali itong si Amadeo dahil hating gabi pa magpapakita ang mutya. Kailangan niya lamang na mas maaga para hanapin ang kinaroroonan nito. Ilang sandali pa, may nakitang isang ibon itong si Amadeo na parang sumusunod sa kanya. Ilang minuto na niyang napansin na sinusundan siya ng ibon na ito. Kaya sinubukan niyang tikalbuhin ang nilalang dahil alam niyang hindi ito normal na ibon. Ilang sandali pa, nakita niyang bumaba ng lipad ang ibon na ito at bumagsak doon sa likod ng isang malaking puno ng kahoy. Mabilis na pinuntahan ito ni Amadeo para tuluyan na ang nilalang. Ngunit napahinto ang binata sa paghakbang nang makita ang isang babaeng nagliliwanag ang muka doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Wika agad nito sa kanya. "Sundan mo ako, Amadeo. Ako ang gabay mo.
para makita agad ang kinaroroonan ng mutya. At sa isang idlap, bigla na naman itong nagbago ng anyo sa pagiging paru-paro. Napatigalgal ng ilang segundo ang binata. Baguhan pa siya sa mga ganitong mga pangyayari. Minsan pa nga, parang hindi pa rin siya makapaniwala na nagkakaroon ng ganitong kakayahan. Mabilis niyang sinundan ang paru-paro na sumuot doon sa mga kakahuyan, hanggang sa biglang naglaho na lamang ito sa paligid. Hinagilap ito ni Amadio. Hinahanap niya ang paru-paro at tinawag ang gabay. Ngunit wala na talaga ito. Doon naman sa unahan, biglang may nakitang anino ang binata. Tiyak niyang hindi ito ang sinusundan niyang nilalang, dahil kakaiba ang pwersang lumalabas galing nito. Mabilis na nagtago doon sa likod ng malaking puno ang binata habang nag-uusal ng mga orasyon. Makalipas ang ilang sandali, tumitig ito sa kanyang pinagtataguan. Sa isip ni Amadio na nakita at naramdaman na siya ng nilalang, ilang sandali pa, umalis na ito at daan-daan na naglalakad papunta doon sa unahan pa. Sinundan ito ni Amadio, ngunit tulad ng kanyang gabay kanina, naglaho na naman ito sa gitna ng kadiliman. Pero dito din niya nasipat ang isang bagay na nagliliwanag doon sa gitna ng kakahuyan. Tinitigan niya itong mabuti at pagkatapos, dahan-dahan na nilapitan ang puno ng saging. Ito na ang sinasabi ng kanyang gabay. Alas 10 pa lamang ng gabi, mayroon pang 2 oras bago sumapit ang hating gabi. Nilibot muna niya ang kanyang paningin sa buong paligid habang nag-uusal ito ng mga orasyon. Marami siyang naramdaman ng mga engkanto, ngunit mga mahihina lamang ang mga ito. Naghanap agad ng magandang pwesto itong si Amadio na malapit lamang doon sa puno ng saging. Ngunit napahinto ito nang biglang may bumulong sa kanya, busis ng kanyang luluangkoy. Wika nito, "Huwag ka munang lumapit sa puno ng saging, apo. Magtatago ka muna sa likod ng mga kakahuyan. Saka ka na lamang na lumapit doon sa puno ng saging sa pagsapit ng hating gabi." Kaya umatras itong si Amadio at doon pumwisto sa likod ng isang malaking puno ng kahoy. Galing sa kanyang pwisto, kitang-kita pa rin ni Amadio ang puno ng saging na patuloy na nagliliwanag. Ngunit nang pumatak na ang alas 11 ng gabi, may nakitang nilalang itong si Amadio na umaligid doon sa puno ng saging. Nagpaikot-ikot ito doon. Isang mabalahibong nilalang na kulay itim. May 2 sungay ito. Mas mahaba ang bias ng kamay nito kumpara sa kanyang mga paa. Wala naman itong ibang ginawa kundi ang tumakbo at nang tumakbo paikot doon sa puno ng saging. 5 minuto bago mag-alas 12 ng hating gabi, tumayo na itong si Amadio. Iniligpit na ang mga gamit at inihanda ang sarili. Maghating gabi na, papalakas na ang pwersa ng mga engkanto sa kapaligiran. Nakapagkarga na itong si Amadio ng mga orasyon, kaya handang-handa na ito sa maaaring mangyayari. Wala na siyang naramdamang kaba o takot kahit naunang bisis ngayon na maaaring makakaharap niya ang mga engkanto. Tiningnan niya ang puno ng saging. Patuloy pa rin ito sa pagkinang. At bukod sa nakitang nilalang kanina ni Amadio, biglang mayroong 2 pa ang nagpapakita. Nakatayo ang mga ito sa magkabilang gilid ng puno ng saging. At kakaiba na naman ang mga hitsura ng mga ito na parang mga putol na kahoy na tinubuan ng mukha, kamay at mga paa. Hindi natinag itong si Amadio. Tuloy-tuloy ito sa paglalakad
at nang makalapit na ito doon sa puno ng saging, tumigil na ang puno sa pagkinang. Tumigil na din sa pagtakbo ang nilalang at tumitig na ito sa kanya. Biglang umihip ang malamig at malakas na hangin na parang sumuot sa kanyang katawan ang sobrang lamig. Isang minuto na lang at mag-alas 12 na. Mabilis na pumuwisto itong si Amadio sa baba ng puso ng saging at wika niya sa mga engkanto na huwag siyang pipigilan at humingi din siya ng patnugot para pabayaan na lamang siya sa kanyang gagawin. Ngunit nang humaganda itong si Amadio at ibuka ang bibig, biglang kumapit sa kanya ang mga kamay noong dalawang nilalang na nagpapakita kanina at pilit siyang hinila papalayo. Tinakpan din ng mga ito ang kanyang bibig. Wika nitong si Amadio, "Sabi ko na sa inyo na huwag niyo akong pakialaman." Mabilis niyang ikinarga ang orasyon sa kanyang kanang kamay at buong lakas na hinampas ang isang nilalang. Tumimbuwang agad ito at pagbagsak nito sa lupa, agad itong nagiging halaman na may mga dahon na kulay asul. Hinawakan niya ang isa pa at itinapon ito palayo. Mabilis na bumalik siya sa pwesto at muling ibinuka ang bibig at hinihintay ang pagbagsak ng mutya sa kanyang bibig galing doon sa puso ng saging. Ang akala ni Amadio ay tagumpay na niya itong makukuha. Ngunit nagkakamali siya dahil nang pabagsak na ang mutya sa kanyang bibig. Ang nilalang kanina na nakita niyang tumatakbong pabalik-balik at paikot doon sa puno ng saging, mabilis itong umigpaw at kinuha ang mutya bago pa ito tuluyang bumagsak sa kanyang bibig. Mabuti at agad naman na nahawakan niya ito sa braso. Napangbuno ang mga ito at nagpagulong-gulong doon sa mga damuhan. Kahit na anuman ang mangyayari, hindi bibitiwan ni Amadio ang nilalang. Sobrang lakas din ito na kaya siyang ihambalos doon sa mga puno ng kahoy. Ngunit nakakapit pa rin ang kanyang mga kamay doon sa nilalang. Sinubukan pa nga nitong tumalon sa itaas ng mga puno ng kahoy at ibagsak sa lupa itong si Amadio. Sa isip ng binata, kailangan na niyang makagawa ng paraan para maagaw ang mutya galing sa kamay ng engkantong ito. Patuloy lamang siya sa pag-usan ng mga orasyon at ikinapit niya ang kanyang mga paa sa liig ng nilalang at binitbit niya ito pabagsak sa lupa. Nagkasubukan na sila lakas laban sa lakas. Nababali na nga ang mga sanga at natutumba ang mga maliliit na kahoy bawat madaanan nila, hanggang sa tuluyang nagapi ni Amadio ang nilalang na engkanto. Nakabulagta ito sa lupa at unti-unting naglalaho. Natataranta na itong si Amadio. Hindi niya kasi makita kung saan itinago ng nilalang ang mutya. Wala ito sa kanyang dalawang kamay at wala rin sa paligid. Ngunit nang tuluyan ng maglaho ang nilalang, may nakitang maliit na bagay itong si Amadio sa lupa na nagliliwanag. Iyon na ang mutya. Nang akmang hahawakan na sana niya ito, bigla itong gumalaw at pumasok ito sa kanyang bibig hanggang sa loob ng kanyang katawan. Dito niya naramdaman ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Parang mayroong isang malakas na pwersa ang pilit na kumawala, hanggang sa may narinig itong si Amadio na isang boses, "Pagkakaingatan mo ang mutya na iyan, binata, at gamitin mo sa kabutihan. Ikaw na ang bagong tagapag-alaga ng mutya ng saging." Nagpalingon-lingon agad itong si Amadio sa buong paligid at nakita niya ang nakalaban niyang nilalang kanina na nakatayo doon sa puno kanina ng saging na nawala na. Nakatitig ito sa kanya hanggang sa muling maglaho na din ito. Biglang nawala ang malakas na ihip ng hangin
at bumalik ang normal sa kapaligiran. Agad na tumayo itong si Amadio at nag-uusal ng mga dasal. Alam niyang hindi pa niya ganap na magagamit ang kapangyarihan ng mutya ng saging hanggat hindi niya matatapos ang pagpapakain nito ng mga dasal sa loob ng 7 araw ng Biyernes. Mabilis na binalikan niya ang kanyang mga gamit doon sa likod ng malaking puno ng kahoy at pagkatapos, nagmamadali itong si Amadio na makalayo doon sa lugar. Plano niya, doon na siya magpaumaga doon sa batuhan na nasa gilid ng isang ilog. Makalipas ang ilang minuto, pagdating niya doon, agad na inihanda niya ang kanyang dalangduyan. Sobra siyang napagod ngayong gabi. Kailangan niyang makapagpahinga ng maayos. Bago natulog itong si Amadio, naggarga muna ito ng mga orasyon na pambakod para hindi siya malalapitan ng anumang inkanto o mga lamang lupa na nasa paligid. Kinabukasan, alas 7 pa lamang ng umaga, nang magising itong si Amadio, agad na inihanda ang mga gamit para makauwi na. Doon naman sa bahay nila ni Amadio at Lola Engkay, kasalukuyang nasa loob ng kubo ang matanda at mayroon itong isang kasama na napakaitim ang kulay na nilalang. Wika nito, nahihintayin muna nila ang pagbabalik nitong si Amadio. Habang ang tunay na Lola Engkay, itinago ito ng mga kampo ng kadiliman doon sa isang malaking puno ng kahoy ng balite na nasa gilid lamang ng isang ilog, unahan ng kanilang bahay. Nang makalis itong si Amadio, kahapon, nagmamatsyag na pala ang mga nilalang na kampon ng kadiliman sa paligid ng kubo nila. At nang tuluyang makalis nga itong si Amadio, mabilis nilang inatake at iginapos itong si Lola Engkay. Pagkatapos, ginaya ang hitsura ng matanda. Isa sa mga balak ng mga ito na makuha ang kabibing iting na hawak nitong si Amadio. Makalipas pa ang ilang sandali, pagdating ni Amadio doon sa bahay nila, masayang ibabalita sana niya sa kanyang Lola Engkay ang tagumpay ng kanyang pakay doon sa bukirin ng kabangahan. Ngunit agad na napuna ni Amadio na parang mayroong kakaiba sa paligid at ng kanyang lula. Napansin din niya agad ang kakaibang puwersa na galing sa kaliwa. Nagpalingon-lingon itong si Amadio at pagkatapos, pumasok na ito sa kanyang kwarto. Pinakiramdaman niya ang buong paligid at ang kanyang lula. Ilang sandali pa, pagkalabas nitong si Amadio, agad niyang naramdaman ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Hindi na niya halos maihakbang pa ang kanyang mga paa. Sa kanyang isip, tama nga siya sa kanyang hinala. May mga kampon ng kadiliman sa loob ng kanilang bahay. At nasaan na ang kanyang Lola Engkay? Alam na niyang hindi si Lola Engkay ang naglalakad papalapit sa kanya. Isa lamang itong huwad at ginaya lamang ang hitsura ng kanyang lula. Wika agad ni Amadio. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa amin? Nasaan ang aking Lola Engkay? Ngunit tumawa lamang ito at nagpalit na ito ng anyo sa pagiging isang matandang hukluban na mayroong mahahabang buhok na abot na yata sa sahig. Lumapit pa ito sa kanya at wika ng matanda. Madali lamang na matuntun mo ang kinaroonan ng iyong lola, Amadio, kung ibigay mo sa amin ng kusa ang kabibing itim. Iyan kung gusto mong makitang buhay pa ang iyong Lola Engkay. Sagot naman ni Amadio sa matanda. Nagkakamali kayo sa ginawa ninyo kay Lola Engkay. Ngayon, pagbayaran ninyo ang inyong pagiging tampalasan. Pumikit itong si Amadio habang bumulong-bulong sa isip nito. Kabibig Perlas,
kailangan ko ngayon ang iyong lakas. Nandito na ang mga kampo ng Diablo sa lupa. Sa isang iglap, mabilis na dumukwang itong si Amadeo at hinawakan nito ang isang hindi nakikitang nilalang na nasa kanyang panan na nagiging dahilan kung bakit namamanhit ang kanyang buong katawan at hindi niya ito halos maigalaw. Binitbit ito ni Amadeo at ibinato doon sa sahig at pinabaunan pa ito ng mga orasyon na pangkitil. Agad itong nawala ng buhay habang ang matandang kaharap niya gulat na gulat ito at hindi makapaniwala sa ginawa ni Amadeo. Isang malakas na sapak ang pinakawalan nitong si Amadeo at tinamaan sa mukha ang matandang hukluban. Sa lakas ng pagkasapak nitong si Amadeo, tumilapon pa ang matanda at tumama sa dingding ng kanilang kusina. Lumusot pa ito hanggang sa labas. Mabilis na sinundan ito ng binata sa labas ng kanilang bahay. Naabutan pa niya ang matanda na namimilipit ito sa sakit habang pilit na tumatayo. Wika nito sa nahihirapang boses. Napag-isa mo na pala ang kapangyarihan ng kabibing itim sa iyong katawan, Amadeo. Kung ganon, wala nang iba pang paraan para makuha namin ang taglay mong kapangyarihan kundi ang patayin ka. Mabilis na nag-uusal ng mga orasyon na pangmarka itong si Amadeo. Kailangan niyang malaman kung saang punong kahoy itinago ng mga ito ang kanyang lulaingkay. Matapos ang kanyang ginawang orasyon, mabilis na sumugod itong si Amadeo doon sa matanda. Ngunit agad itong nagbago ng anyo sa pagiging isang malaking ibon at lumipad ito papalayo doon sa bahay nila. Sabi pa nito, "Babalik ako, Amadeo, at sa pagkakataon na iyan, kukunin ko na ang kapangyarihan mo." Pinabayaan lamang ito ni Amadeo ang plano niya, sundan ang nilalang na ito para matuntun niya ang kinaroroonan ng kanyang lula. Mabilis na tumakbo ang binata papasunod doon sa nilalang. Ginamit na din niya ang orasyon na sa bulag para hindi siya maramdaman ng kalaban na sinusundan niya ito. Ang tanging nasa isip ngayon ni Amadeo, mailigtas ang kanyang lulaingkay. Ito na lamang ang natitira sa kanyang pamilya. Hindi niya mapapayagan na mamatay ito sa kamay ng mga Diablo. Sumuot ang mga ito doon sa kakahuyan hanggang sasapitin ang isang may ilog. Nakita niyang bumaba ng lipad ang malaking ibon at biglang naglaho ito doon sa isang malaking puno ng kahoy na nasa tabi ng isang ilog. Batid niyang sa punong ito, itinago ang kanyang lulaingkay. Nakadipa ang mga kamay nitong si Amadeo habang naglalakad ito papunta doon sa puno ng kahoy. Nag-usal na ang binata ng mga banyagang salita na kusang lumalabas sa kanyang bibig. Nakaramdam ng kakaibang init ang katawan ng binata at hindi niya ito maintindihan na parang mayroong isang malakas na puwersa ang gustong kumuwala sa kanyang katauhan. Nakaramdam din siya ng sobrang galit. Galit sa mga kampo ng kadiliman sa ginawa ng mga ito kay lulaingkay. Hindi niya mapapatawad ang mga ito. Habang papalapit doon sa puno ng kahoy, may mga naramdaman na itong si Amadeo na mga pwersa. May mga nakita na din siyang mga nilalang ang umaaligid at ang malakas na pwersa na pumipigil sa kanya. Nang tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad itong si Amadeo at hindi inaalintana ang pwersang pumipigil sa kanya, dito na nagpapakita ang tatlong nilalang na nakapalibot sa malaking puno ng kahoy. Wika ni Amadeo, "Ibalik ninyo ang aking lulaingkay. Kung ayaw ninyong wasakin ko ang punong ito,
at patayin ko kayong lahat. Wika naman ng isang matanda. Nasundan mo pa rin pala ako, Amadeo. Tunay ngang napakalakas ng kapangyarihan ng kabibing itim. Ngunit inilapit mo lamang sa kapahamakan ang iyong sarili. Dahil ngayon, kukunin namin ang kapangyarihan mo, ang kabibing itim. Mabilis na lumuhod ang tatlong matandang babae sa gilid ng malaking puno. Pagkatapos, malakas na pinagsasambit ng mga ito ang mga banyagang mga salita. Biglang mayroong mga baging ang pumulupot sa katawan ni Amadeo sa kanyang mga kamay, mga paa at pati na sa buong katawan. Umihip na din ang malakas na hangin sa kapaligiran. Hindi na makagalaw itong si Amadeo dahil sa pagkahigpit ng pagkakapit ng mga baging. Lalong humigpit pa ang mga ito sa pagkakapit sa kanyang katawan. Kaya nahihirapan na siya sa paghinga. Nagpatuloy sa mga ginawang orasyon ang dalawang babae. Ngunit ang nasa gitna sa mga ito, tumayo na at dahan-dahan nang lumalapit kay Amadeo. Nakaturo ang mga daliri nito sa kanya habang patuloy na nag-uusal ng mga orasyon. Pumikit ang binata at taimtim na nag-uusal. Humihingi ito ng tulong sa kanyang hawak na kabibing itim at sa kanyang mga gabay. Kailangan niya ang mga ito ngayon. Ramdam niya ang panganib sa kanyang buhay. Pero ang iniisip nitong si Amadeo, kung mapahamak siya sa mga diablong ito, baka hindi na niya mailigtas pa ang kanyang lulaingkay. Ilang sandali pa, naramdaman na niya ang paglapat ng kamay ng matanda sa kanyang noo at rinig na din niya ang mga pagsasambit nito ng mga banyagang salita. Agad niyang naramdaman ang kakaibang init at ang sakit ng kanyang ulo na parang binabarina ito. Napasigaw na itong si Amadeo dahil sa sobrang sakit. Ngunit sa gitna ng kanyang pamimilipit sa sakit, may bubulong sa kanya at may mga itinuro itong sambitin na mga banyagang salita. Sa diwa nitong si Amadeo, may nakita siyang isang napakagandang babae ang nasa kanyang harapan. Hawak nito ang kabibing itim. Magpakatatag ka, Amadeo. Nandito lamang kami. Handa kang tutulungan sa lahat ng oras. Sa kabilang bahagi, nakita niya ang kanyang luluangkoy na nakangiti sa kanya. Yumuko ang binata at pinakinggang mabuti ang mga salitang ibinulong sa kanya. Pagkatapos, biglang sumigaw itong si Amadeo habang binabanggit ang tatlong banyagang salita. Kasunod noon, ang biglang mas lumakas pa na ihip ng hangin sa buong paligid. Gulat na gulat ang tatlong matatanda sa kanilang nakita. Gumagawa agad ang mga ito ng dagdag na pambakod. Ngunit biglang mayroong pwersa ang lumabas sa katawan nitong si Amadeo na bumabalot sa buong paligid. Sa lakas pa nga nito, tumilapon ang isang matanda na nasa harapan nitong si Amadeo. Tumama ito sa puno ng kahoy at pagkatapos bumagsak sa lupa. Naputol na din ang mga baging na kumakapit sa kanyang katawan. Parang ipo-ipo na ang hangin sa paligid dahil sa sobrang lakas nito. Nababali na ang mga sanga ng malalaking puno at nakakapit na ang tatlong matatanda sa mga ugat ng puno ng kahoy para hindi sila itatangay ng malakas na hangin. Nang tuluyan nang makawala itong si Amadeo sa mga pagkakapit ng mga baging, umigpaw ang binata habang sumisigaw at buong lakas na sinuntok ang lupa. Pagbagsak nito, parang sumabog pa nga ang lupang kinatatayuan nito at nabibiyak na ang mga lupa sa paligid. Hawak na ngayon ni Amadeo ang kabibing itim at hindi nga niya alam kung paano ito napunta sa kanyang mga kamay.
maaaring bigla na lamang itong nagpakita. May mga lumalabas na usok sa kabibi at mabilis na papunta ang mga ito doon sa tatlong matatanda. Kumapit ang mga ito sa kanilang mga katawan at kahit na anong pagkukumahog ng mga ito para makawala at pag-uusal ng mga kaalaman sa mga orasyon, hindi nila napipigilan ang pirsang galing ng kabibing itim hanggang sa hinigop na ng kabibing itim ang kanilang mga kaluluwa. Napasigaw na lamang ang tatlo habang humihiwalay sa kanilang mga katawan ang kanilang mga kaluluwa. Nang tuluyan na mahigop ito ng kabibing itim, bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa at biglang nanunuyot ang kanilang mga balat. Nakabuka ang mga bibig at kapwa nakadilat ang mga mata. Ilang sandali lamang, mayroong nakitang isang anino, itong si Amadio, na mabilis na nagpapakita doon sa lugar at may hawak itong isang karet. Tinaga nito ang tatlong katawan ng matanda hanggang sa mawala ang mga ito sa paligid. Tinangay na ito ng kamatayan. Napaluhod itong si Amadio sa naramdamang pagod at napayuko. Tumigil na din ang napakalakas na iip ng hangin. Nang maalala ni Amadio ang kanyang lula Ingkay, mabilis itong tumayo at nagulat pa nga itong si Amadio nang makita ang kanyang lula Ingkay na nakahiga habang walang malay doon sa tabi ng malaking puno. Dito nakita ni Amadio na nabali pala ang malaking puno ng kahoy. Naputol din ang mga sanga nito dahil sa lakas ng hangin kanina. Mabilis na nilapitan ni Amadio ang kanyang lula. Buhay pa nga ito at nawalan lamang ng malay. Humangad sa itaas itong si Amadio at nag-uusal ito ng iilang dasal. Nagpapasalamat siya sa kanyang gabay at sa kabibing itim, lalong-lalo na sa kanyang lulo angkoy. Natalo niya ang mga kampo ng Diablo sa gabing iyon at nabawi pa niya ang kanyang lula Ingkay na buhay. Mabilis na umalis doon sa lugar ang binata, bit-bit ang kanyang lula Ingkay. Pagdating nito doon sa kubo, agad na pinahiga niya ang matanda doon sa kwarto. Nag-init agad ng tubig itong si Amadio. Nilagyan niya ng mga dahon na gamot at ilang ugat ng puno ng kahoy ang ininit niyang tubig. Pagkatapos, pinuntahan nito ang matanda doon sa kwarto. Gising na pala ito at pilit na bumabangon. Lula Ingkay, huwag niyo munang pilitin ang iyong katawan. Nanghihina pa po kayo. Humiga muna kayo at gagamutin kita. Napangiti na lamang ang matanda. Batid nitong natalo na ni Amadio ang mga kampon ng Diablo at lihim na nagpapasalamat itong si Lula Ingkay sa kanyang yumaong asawa na si Lulo Angkoy. Maraming salamat, Angkoy, at lagi mong ginagabayan ang ating apo at hindi mo ito pinapababayaan. 1968 sa bayan pa rin ng Sinawahan, kasagsagan ng panggagambala ng mga nilalang na kampo ng kadiliman. Ang mga tao sa lugar na ito ay sanay na sa pamumuhay na kasama ang pangamba sa mga aswang. Sanay na ang mga ito sa takot sa mga halimaw tuwing may araw man o gabi. Maraming mga nabiktima na ang mga aswang na ito sa lugar ng Sinawahan. Isang pamilya na nakatira sa lugar na ito, nakikilala na pamilya ng mga aswang. Isang makapangyarihang pamilya na nirerespeto at kinatatakutan sa lugar ng Sinawahan. Bukod kasi sa galing ito sa mayaman na angkan, ay nakikilala din ito bilang mabangis na mga halimaw. Sinumang haharang sa kanilang daraanan, mga plano at balak, pinapatay ng mga ito. Walang nagawa ang ilan sa mga magsasaka nang sakupin ng mga ito
ang sakahan nila ng mga palayan at mais. Kaya ang pamilya nitong si Don Pedro, kilala ito bilang tagapamay-ari ng malawak na palayan, maisan at tubuhan sa lugar ng sinawahan. Marami itong mga tauhan sa pagsasaka sa kanyang mga lupain at lahat ng mga ito ay lahi ng mga aswang. Kaya kahit na isa man sa mga ito ang mapunta sa patag na lugar, ay pinangingilagan ang mga ito ng mga tao na nakatira sa sinawahan. Agad na magtatago ang mga bata at kababaihan at umiiwas sa kanila. Ang mga tao naman na hindi sumunod sa kanilang mga pinag-uutos, agad na pinapatay ang mga ito at ginagawang hapunan. Hanggang sa makahanap ng paraan ang mga tao sa lugar sa pamumuno nitong si Kapitan Ernesto, napag-alaman ng mga ito ang mga bagay na tulad ng mga buntot pagi, mga patalim na gawa sa tanso at bulalakaw ay agad na makakapatay sa mga aswang, pati na rin ang mga bagakay na kawayan. Kaya bumuo ng grupo ang kapitan para labanan ang mga aswang na ito at nang matigil na ang pamimiste ng mga ito sa kanila. Ngunit mas malakas ang pwersa ng mga aswang. Isa-isang napatay ang mga tauhan nitong si Kapitan Ernesto. Kakaiba kasi ang lakas ng pamilya nitong si Don Pedro, na mas malakas ang kakayahan ng antas nito kumpara sa mga normal na aswang. Hanggang sa pati na itong si Kapitan Ernesto ay nagiging biktima na din ng mga halimaw. Gabi ng Sabado, gumulantang sa lahat ng mamamayan ng sinawahan ang mga sigawan doon sa bahay nitong si Kapitan Ernesto. At makalipas lamang ang ilang minuto, tumahimik na ang mga ito. At ilang sandali pa, kita ng mga tao ang paglabas nitong si Don Pedro galing sa loob ng bahay ng kapitan. May dala itong isang katawan ng tao at sa kabilang kamay naman, hawak nito ang dumudugo pang dinukot na puso. Ang bitbit naman itong si Don Pedro ay walang iba kundi ang wala ng buhay na katawan nitong si Kapitan Ernesto. Nakasunod naman ang kanang kamay ng Don, itong si Abuka. Bitbit din ang mga wala ng buhay na katawan ng pamilya nitong si Kapitan Ernesto. Nang hilakbot sa takot ang mga tao doon sa lugar nang makita nila ito, ilang sandali pa, naglalakad na itong si Don Pedro. Naglilibot doon sa mga kabayan kasama itong si Abuka at ang mga tauhan ng mga aswang. Bitbit ang mga nabiktima ng mga ito. Wika nitong si Don Pedro sa bawat madadaanan ng mga kabayan. Tingnan ninyo, kung ayaw ninyong magiging katulad sa mga taong ito, sundin ninyo ang lahat ng aking ipinag-uutos. Lumipas ang ilang sandali, mabilis nang tumalon ang mga aswang at umalis na doon sa lugar. Dala-dala ang mga bangkay ng pamilya nila ni Kapitan Ernesto. Mas lalong bumabalot ang takot sa buong lugar. Ngayon nawala na ang grupo ni Kapitan Ernesto, kasabay na naglaho na din ang kanilang kaunting pag-asa na makawala sa mga halimaw na ito. Lumipas pa ang mga araw, mayroong mga taong bagong dating sa lugar ng sinawahan, sina Jimmy, Maki, Tatay Doy at ang anak nito na si Tasya. Mga kamag-anak ang mga ito ni Kapitan Ernesto. Itong si Tatay Doy ay ang nakakabatang kapatid ng kapitan. Sina Jimmy at Maki naman ay ang mga pamangkin nila ni Tatay Doy at Kapitan Ernesto. Matagal na nilang nabalitaan ang tungkol sa mga aswang sa lugar ng sinawahan. Ngunit pinabayaan lamang nila itong si Kapitan Ernesto na pamahalaan ang lugar. Kahit na anong sabi nila, nalisanin na lamang ang lugar na ito. Ngunit ayaw talaga nitong si Kapitan Ernesto na iwanan ang lugar ng sinawahan. At ito na nga, nangyari na ang kinatatakutan nila. Sa pagkamatay ni Kapitan Ernesto,
galing sa kamay ng mga aswang. Hindi na sila makakapayag na hindi nila maipaghiganti ito. May mga kakayahan ang grupo nila ni Tatay Doy sa mga orasyon, dasal at buhay na salita. At bukod pa nito, dala-dala nila ang mga armas na maaaring makakapatay sa mga aswang. Kasalukuyang nakatira ang grupo ng mga ito doon sa isang matalik na kaibigan nitong si Kapitan Ernesto, ang pamilya ni Tatay Ignacio. Sa araw na iyon, masinsinang nag-uusap sina Tatay Ignacio at Tatay Doy sa labas ng bahay, doon sa isang maliit na kubo na nasa likurang bahagi ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Sinabi na din itong si Tatay Ignacio ang kaawa-awang sinapit ng pamilya ni Tatay Ernesto galing sa kamay nila ni Don Pedro. Hindi din kami magtatagal, Ignacio, dito sa inyo. Ayaw din namin na dumating ang pagkakataon na baka madamay pa kayo. Kapag makakita kami ng magandang pwesto dito sa lugar, agad na simulan namin ang aming mga plano at balak. Dapat nang wakasan ang kasamaan ng mga halimaw na iyan. Ang wika nitong si Tatay Doy. Huwag kang mag-alala, Doy, at huwag mo munang isipin ang mga bagay na iyan. Matagal na din ang panahon na nababalot kami ng takot at gusto na din namin na makalayo sa mga aswang na iyan. Wala lamang kaming sapat na lakas at kakayahan. Ngayon na narito na kayo, muling nabuhayan kami ng loob at nagkaroon na naman ng pag-asa. Suportado namin kayo at tutulungan namin kayo sa mga balak ninyo. Ang sagot naman nitong si Tatay Ignacio. Ilang sandaling nag-iisip itong si Tatay Doy at pagkatapos, wika nito. Bukas ng umaga, Ignacio, subukan natin ang manmanan ang paligid ng kanilang hasyenda. Ang balita kasi namin, nakakaibang uri na aswang ang pamilya ng mga ito na mas angat sa normal na mga aswang. Ang hinala namin ni Maki, dalawang uring dugo ng aswang ang dumadaloy sa kanilang mga katawan na nagbigay sa kanila ng kakaibang lakas. Dugo na galing sa mga busaw dahil halos lahat ng mga aswang dito sa sinawahan ay nanggagaling sa uri ng mga aswang na busaw tulad nitong si Doña Petra. At dugo naman na galing sa mga abwak na tulad ng pinanggagalingan nitong si Don Pedro. Kaya nagkaroon ng kakaibang lakas ang angkan ng mga ito. Sasamahan kita bukas, Doy. Ang sabi na lamang nitong si Tatay Ignacio. Batid niyang sobrang seryoso ang grupo nila ni Tatay Doy na tapusin na ang mga halimaw dito sa lugar ng sinawahan. Ang grupo nila ni Tatay Doy ay kinatatakutan din ng mga kampo ng kadiliman doon sa lugar ng Samar. Dalawang taon na din ang nakalipas simula nang bumuo ng grupo itong si Tatay Doy para tugisin ang mga aswang. Kaya tinatawag sila doon na mga aswang slayer sa lugar ng Samar. Bawat mabalitaan nilang aswang na nanggagambala sa mga tao, agad nilang tinutugis ang mga ito at pinapatay. Si Tatay Doy ang namumuno sa kanilang apat dahil na rin sa kanyang mga karanasan sa pakikipaglaban. At halos kilala na nito ang mga uri ng mga aswang at ang bawat kahinaan ng mga ito. Nagtataglay din ito ng kaalaman sa mga orasyon at may hawak din itong natatanging agimat. Sa kanilang apat naman, itong si Maki ang matatawag na pinakamalakas sa kanila dahil sa agimat na taglay nito, ang agimat ng ngipin ng kalabaw. Itong si Jimmy, may mga taglay din ito, hindi nga lamang kasing lakas nila ni Tatay Doy at Maki. At ang nag-isang babae sa grupo na anak ni Tatay Doy, itong si Tasya, ang nagsilbing manggagamot sa kanila at ang mga gumagawa ng mga ritual. May daladalang mga armas din ang mga ito
na tulad ng mga buntot pagi at mga patalim na gawa sa mga tanso at bulalakaw. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan nila ni Tatay Ignacio at Tatay Doy, maagang umalis ang mga ito, kasama din itong si Maki para puntahan ang lugar na tinatawag na Uma, ang lugar na sakop nitong si Don Pedro. Dito makikita ang malawak nitong taniman ng mga mais, palayan at tubuhan. Doon sa taniman ng tubo, nakatayo naman ang maraming mga kubo na tinitirhan ng mga manggagawa o trabahante ni Don Pedro na kapwa mga aswang din. Hindi naman ito kalayuan sa kanila dahil lalakarin lamang ito ng 10 hanggang 15 minuto. May susubukan lamang itong si Tatay Doy bukod sa pagmanman doon sa lugar. Makalipas ang ilang minuto pagdating nila doon, agad na nag-usal ng mga orasyon itong si Tatay Doy para hindi sila maramdaman ng mga aswang. Itinuro naman itong si Tatay Ignacio ang sakop na lupain itong si Don Pedro. Ilang sandali pa, naglilibot pa ang tatlo doon sa paligid ng tubuhan. May mga iniusal-usal na mga orasyon sina Tatay Doy at Maki habang naglalakad ang mga ito. Nang mapadako na sila doon sa kabilang bahagi at makikita ang mga kubo ng mga aswang, nagpasyang umuwi na itong si Tatay Doy. Agad na pumihit ng lakad ang mga ito pabalik. Ngunit doon sa mga kakahuyan na pinanggagalingan nila kanina, nakita nila ang 4 na mga katao ang mabibilis na naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Agad na nakaramdam ng pagkatakot itong si Tatay Ignacio. Ngunit nakahawak na din ito sa kanyang itak. Alam nilang mga aswang ang papalapit sa kanila. Wika naman ni Tatay Doy. "Huwag, Ignacio. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Humanda ka na lamang, Maki. Pero hanggat maaari, huwag tayong lumaban." Patuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa makalapit na din ang 4 na mga tao sa kanila. Wika agad noong isa, "Ignacio, ano naman ang ginagawa ninyo dito sa lupain ni Don Pedro? Mukhang naliligaw yata kayo o baka naman gusto ninyong sumama sa aming mga kubo." At ipinakita agad nung isa ang matatalas nitong mga pangil. Si Tatay Doy na ang nagpapaliwanag at humihingi ng paumanhin sa mga ito. Mabuti na lamang at makalipas ang ilang minutong pag-uusap ng mga ito, pinayagan na silang makalabas doon sa paligid ng tubuhan. Ngunit nagbanta ang mga ito sa kanila na kung makikita pa sila sa paligid ng tubuhan, papatayin na sila ng mga aswang. Hindi na ito pinansin pa ni Tatay Doy na itanim na niya ang mga buto ng halaman ng asidra. Ang mga halaman na ito ang magsisilbing bantay sa mga aswang. Nang makauwi na sina Tatay Doy, kinausap na nito itong si Tatay Ignacio. "Sisimula na namin ang aming pakay sa lugar na ito, Ignacio. Pupuntahan na lamang kita kung kinakailangan namin ng tulong mo." "Doy, bukas ay darating ang pamangkin ko galing Mindanao. May mga kakayahan din ang pamangkin ko na iyon sa mga orasyon. Makakatulong kami sa inyo." "Oo, Ignacio. Kakausapin kitang muli kung makabuo na kami ng mga plano." Ang pag-uusap ng dalawang matanda sa araw na iyon, umalis na sina Tatay Doy. Papunta ang mga ito doon sa kakahuyan na malapit lamang sa malawak na tubuan nitong si Don Pedro. Sinadya nila ito ni Tatay Doy para agad makapagmanman doon sa lugar kung kinakailangan. Pagdating nila doon sa kakahuyan, agad na kumuha sila ng mga kagamitan para sa itatayong kubo. Sakto ang nakita nilang pwesto na napagitnaan doon sa 2 malaking puno ng kahoy
habang mayroon namang malaking batuhan ang nasa likuran ng mga puno. Kumuha sila ng mga kawayan para mahigaan at mga nipa naman para sa gagawing bubong. Pinalibutan din nila ito ng matataas na uri ng mga orasyon na pangbakod para hindi sila maamoy agad, maramdaman at makita ng mga aswang. May mga itinanim din silang mga halaman sa buong paligid. May mga inilagay pa silang mga baging sa palibot para mas maitago nila ang kanilang ginawang kubo. Doon naman sa likuran ng batuan ang kanilang lutuan. Matapos ang kubo na kanilang ginawa, nagplano agad ang mga ito. Mamayang gabi, susubukan nilang manmanan ang malaking bahay nila ni Don Pedro. Wika nitong si Tatay Doy. Mamayang gabi, Jimmy, Tasya, pupuntahan namin ang kinaroroonan ng bahay ni Don Pedro. Kami lamang ni Maki. Maiiwan lamang kayong dalawa. May ipapagawa ako sa iyo, Tasya, para mas mapadali ang aming pagpunta doon at ang gagawin naming pag-alis. Kinagabihan, papaalis na sina Tatay Doy at Maki dahil sa mga kakayahan nitong si Tasya sa kalikasan. Sobrang bilis ng pag-usad nila ni Tatay Doy. Naglalakad lamang sina Maki pero wala pang 10 minuto narating na nila ang malaking bahay. Nag-iisa lamang itong nakatayo doon sa hangganan ng lupain nito. Sa dulo ng mga taniman ng mais, nandoon ang tirahan nila ni Don Pedro. Malalagong kakahuyan naman ang nasa likod at isang ilog. Nagkarga muna sina Maki at Tatay Doy ng mga orasyon bago mabilis nang tumalilis ang mga ito papunta doon sa likurang bahagi ng bahay. Umakyat ang dalawa sa puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng bakuran. Wika ni Tatay Doy, napapasok siya doon sa loob ng bakuran. Dito ka lamang, Maki. Magmatyag ka sa paligid. Titingnan ko lamang ang bakuran at ang loob nito. May kinuhang papel itong si Tatay Doy na may mga nakasulat na mga salitang Latin at pagkatapos, inilagay niya ito sa sanga ng punong kahoy. Isang pitik ng kanyang kanang kamay, biglang nagliyab ang maliit na piraso ng papel. Ngunit nakapagtataka ang kulay asul na apoy nito at ang unti-unti lamang itong pagsunog sa papel. 3 minuto, kailangan ko nang makabalik agad dito sa ating kinaroroonan, Maki, bago masunog ng tuluyan ang papel na ito. Hindi mararamdaman ng mga aswang ang aking presensya at hindi ako makikita sa loob ng 3 minuto dahil sa aking ginawang orasyon. Mabilis ang kilos nitong si Tatay Doy na tumakbo papasok ng bakuran at pagkatapos tumalon ito doon sa may balkoni ng bahay. Agad naman itong napatago doon sa mga halaman na nanodoon sa balkoni dahil biglang bumukas ang pintuan nito at mayroong 3 katao ang lumabas. Isang matanda na mahaba ang balbas at 2 matipuno ang katawan na mga lalaki. Wika ng matanda, "Hercules Abuma, manmanan mo ang pamilya ni Ignacio doon sa patag. Ayon sa sabi ng ating mga tauhan doon sa tubuhan, may mga kasama ang matandang ito na hindi galing dito sa lugar ng sinawahan. Kailangan natin na mag-ingat. Kailangan na malaman natin kung sino ang papasok at lalabas ng lugar na ito." Matapos na makapag-usap ang tatlo, umupo ang matanda doon sa isang magarang upuan. Umalis naman ang isang lalaki at ang isa na tinatawag niyang Hercules. Umupo ito sa harapan ng matanda. Patuloy na nag-uusap ang mga ito at ilang sandali pa, biglang nahinto sa pagsasalita ang matanda at lumingon ito sa pinagtataguan ni Tatay Doy. Malakas ang mga orasyon nitong si Tatay Doy, ngunit ayaw niyang magpabaya. Masyadong maaga pa para malaman ng mga ito ang kanilang plano. At pakiramdam niya, mayroong mga malalakas na mga kakayahan
ang mga ito. Sa isang iglap nang tumayo na ang matanda, mabilis nang umigpaw itong si Tatay Doy pababa. Pagbagsak niya sa lupa, mabilis siyang tumakbo doon sa gilid ng bahay at nakita pa niya doon sa may sala ang iba pang mga kasamahan ng mga ito. Habang tumatakbo, nag-uusal na din ng mga orasyon ang matanda. Mga orasyon na pampalinaw para malaman niya kung ilan talaga ang mga nakatira sa bahay ni Don Pedro. Alam niyang ang matanda kanina doon sa balkoni ay walang iba kundi si Don Pedro na iyon. Dahil naramdaman niya ang lakas ng taglay nito. Ilang sandali pa, tumigil doon sa gilid ng bahay itong si Tatay Doy at nagtago ito doon sa mga halamanan. Tiningnan niya ang balkoni. Nakadungaw na doon ang matanda at ang binata. Habang doon naman sa sala, patuloy na nagkikwentuhan ang tatlong babae. Doon naman sa kabilang bahagi ng bahay, may mga naramdaman pang mga aswang itong si Tatay Doy. Kaya tiyak niyang hindi lamang ang pamilya nitong si Don Pedro ang nakatira sa malaking bahay na ito. Maaaring may mga aswang pa na mga tauhan ang mga ito na nasa loob din ng bahay. Nang biglang mawala ang dalawa doon sa balkoni, mabilis nang kumilos itong si Tatay Doy. Tumakbo ito pabalik doon sa malaking puno ng kahoy. Umigpaw ito palabas ng bakuran at sabi agad nito kay Maki, "Tara na Maki, baka maramdaman pa tayo ng mga iyan." Mabilis nang tumakbo ang dalawa papasuot doon sa mga kakahuyan. Habang doon sa malaking bahay, wika nitong si Don Pedro, "Nawala na ang naramdaman ko, Hercules. Unang bisis ito na may mga nilalang ang nasa paligid ng ating bahay. Isama mo ang mga tauhan natin. Libutin ninyo ang buong paligid nitong bahay, pati na rin doon sa kakahuyan. Patayin ninyo kung sino man ang mga tampalasan." May mga itinanim din sa paligid ang mga aswang na ito na mga halaman. Kahit na may mga matataas na pangbakod, sina Tatay Doy at Maki, unti-unting nawawasak ang mga orasyon nila dahil sa amoy ng mga halaman. Naramdaman ng mga ito ang presensya ni Maki. Ngunit hindi ang kay Tatay Doy. Nag-iisip na ngayon itong si Don Pedro. Mukhang nakaamoy na ito ng hindi maganda tungkol sa grupo nila ni Tatay Doy. Ang nasa isip kasi nitong si Don Pedro na baka ang mga kasama kanina ni Tatay Ignacio ay maaring mga kalaban nila. At ang mga ito rin ang nasa isip niya na umaaligid sa kanilang bahay. Kaya muling ipinatawag nito ang kanang kamay na si Abuka at inutusan ito na dukutin nila itong si Tatay Ignacio. Habang sina Tatay Doy, nang papasok na ang mga ito ng kakahuyan, agad na nasipat ng mga ito ang anim na mga aswang ang mabibilis na tumatakbo pababa ng patag. Sa sobrang bilis pa nga ng mga ito, sa ilang segundo lamang agad na naglaho ang mga ito sa kanilang paningin. "Maki, sundan natin ang mga iyan." Ang utos nitong si Tatay Doy at pumihit ng takbo ang dalawa, sinusundan ang mga papalayong mga aswang na papunta ng patag. Ang hinala kasi nila ni Tatay Doy na baka maghanap ang mga ito nang pwede nilang mabiktima doon sa patag. Kung magkataon, ang anim na mga aswang na ito ang unang magiging biktima nila sa kanilang plano. Lumipas ang mga minuto sa kanilang ginawang pagsunod sa mga ito hanggang sa sapitin ang palayan doon sa patag. Hanggang sa mabagtanto nila ni Tatay Doy na iba ang pakay ng mga aswang na ito. Dahil pagdating nila doon sa patag, nakita nilang dumiritso ang patutunguhan ng mga ito doon sa lugar nila ni Tatay Ignacio. Naalala ni Tatay Doy ang utos kanina nitong si Don Pedro. "Maki, si Ignacio ang pakay ng mga halimaw na iyan.
kailangan natin na unahan ang mga aswang. Hinugot ni Tatay Doy ang armas niya na gawa sa bulalakaw. Sobrang talim ng kanyang itak na kahit na mga bato o bakal, kayang hiwain ito. Ginawa ang itak na ito para lamang sa mga kampo ng kadiliman. Habang itong si Maki, hinugot naman ito ang dalang gulok at ikinarga na din ng dalawa ang kanilang mga taglay na agimat. Bulong nitong si Tatay Doy. Ernesto, ito na ang simula ng aming paghiganti para sa iyo at sa buhay ng iyong pamilya. Uubusin namin ang lahat ng mga aswang dito sa lugar ng sinawahan. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang dalawa papunta doon sa likod ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Sobrang napakatahimik na ang lugar at napakadilim. Wala na din ang mga ilaw ng lampara sa mga bahay na nandoon. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nag-iingay na ang mga aso nila ni Tatay Ignacio at nahawa na din ang mga aso sa mga kapitbahay nila. Kitang-kita na din nila ni Tatay Doy at Maki ang mga aswang na umaaligid sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Kung kanina ay anim ang nakikita nila, ngayon ay mas marami pa. Marahil nandito na din ang kanang kamay nitong si Don Pedro na si Abuka ang nasa isip nitong si Tatay Doy. Nakatago itong si Maki sa isang malaking puno ng mangga na nasa likod ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Habang itong si Tatay Doy, nasa ilalim naman ito ng bahay. Tulog na ang pamilya ni Tatay Ignacio. Tipikal kasi sa probinsya ang matutulog ng maaga. Wala namang ibang gagawin ang mga ito kung gabi dahil tahimik ang bukid. Hindi tulad sa lugar ng bayan na may mga gumagala pa tuwing gabi. Lumipas pa ang ilang minuto, may nakita itong si Tatay Doy na dalawang aswang ang kumapit doon sa isang bintana ng sala at pilit itong binubuksan. Habang mayroon na din ang nagtatalunan doon sa bubong ng bahay. Sa pagkakataon na ito, nagising na itong si Tatay Ignacio at nagtataka ang matanda kung ano ang mga naririnig na mga kaluskos sa paligid. Ginising na din ito ang panganay na anak na lalaki. John, gumising ka. Parang mayroong mga nilalang ang nasa paligid. Grabe ang ingay ng mga aso sa labas at may mga naririnig akong mga kaluskos. Kakaibang mga kaluskos. Naintindihan agad nitong si John ang ibig sabihin ni Tatay Ignacio. Kaya kinuha na ng dalawa ang mga itak nila. Ginising na din nila ang isa pang anak na lalaki ni Tatay Ignacio na natutulog doon sa kabilang kwarto. Habang ang isa niyang anak na babae at ang asawa niya, doon nila pinatago sa kwarto nila ni Tatay Ignacio. Dahan-dahan na pumunta ng sala ang mga ito at pagkatapos, sumilip doon sa mga maliliit na siwang. Tama nga sila sa kanilang hinala. May mga nilalang ang nasa paligid. Nang marinig nila ang kaluskos doon sa bintana at sa kanilang sala, mabilis na sumilip ang mga ito doon at nakita nila ang dalawang aswang na pilit na binubuksan ang kanilang bintana. Buksan na sana ni Tatay Ignacio ang bintana para tagain ang mga aswang. Ngunit napaigtad ang matanda nang makitang mayroong isang napakabilis na nilalang ang umibis at inabot agad ang dalawa ng mga aswang. Inabot ang mga ito ng tagpas. Nang bumagsak ang isa doon sa lupa dahil tinamaan ito ng taga ni Tatay Doy sa liig, pinagtataga pa ito ng matanda hanggang sa mapatay. Pagkatapos, hinabol agad ni Tatay Doy ang isang hindi napuruan na tumalon agad papunta doon sa damuhan habang namimilipit ito sa sakit dahil sa sugat nito sa dibdib.
agad na naabutan ito ni Tatay Doy at tinagpas pa niya ito sa ulo. Napaangil na lamang ito nang bumulagta at agad na binawian ng buhay. Nagkagulo agad ang mga aswang. Hindi kasi nila inaasahan ang mga pangyayaring iyon. Wala silang alam kung sino ang mga umaatake sa kanilang kasamahan. Kaya ang mga aswang na nasa bubong, nagtatalunan ang mga ito papunta doon sa punong mangga kung saan naman nandoon nagtatago itong si Maki. Napangiti na lamang itong si Maki dahil ang mga kalaban na ang mismong lumalapit sa kanya. Gamit ang dalawang gulok, mabilis na umigpaw itong si Maki at hinataw agad ang dalawang papatalon. Tinamaan niya sa liig ang isa, kaya agad itong bumagsak sa lupa, habang ang isa pa sa ulo naman ito tinamaan. Nakakapit pa ito doon sa sanga ng punong mangga at nakatalon pa papalipat doon sa kabilang sanga. Ngunit agad na sinundan ito ni Maki at inabot ito ng mga tagpas. Tinamaan ito sa batok, ulo at likod na agaran na ikinabagsak nito sa lupa at ikinamatay. Habang ang dalawa pa, tumalon ang mga ito sa lupa para tulungan ang mga nakabulagtang mga kasamahan. Ngunit nandoon na itong si Tatay Doy. Bago pa makahuma ang isang aswang, tinamaan na ito ng tagpas ng albularyo. Galit na itong si Tatay Doy. Walang awang pinagtatagpas nito ang mga aswang doon sa ilalim ng mangga. Mga kampun kayo ng demonyo, nararapat lamang sa inyo ang mamatay. Pagbayaran ninyo ang ginawa ninyo kay Ernesto. Ang wika pa nitong si Tatay Doy habang patuloy na pinagtataga nito ang mga aswang. Patay agad ang isa at tadtad naman ng taga ang isa pa at sumunod na din ito sa pagbulagta sa lupa. Tumalon agad itong si Maki doon sa tabi ng kanyang ama. Tatay Doy, mayroon pang mga aswang doon sa harap. Oo, Maki, natitiyak kong ang kasama na iyan doon sa isang matanda doon sa malaking bahay. Mabilis na kumilos ang dalawa at tumakbo ang mga ito papunta doon sa harapang bahagi ng bahay nila ni Tatay Ignacio. At nakita nila ang tatlong mga nilalang na nakatayo doon sa gilid ng sagingan. At titig ng titig pa ang mga ito kina Tatay Doy at Maki. Nakipagtitigan na din sina Tatay Doy at dahan-dahan nang naglalakad ang mag-ama papunta doon sa mga aswang. Habang doon sa loob ng bahay, kitang-kita nila ni Tatay Ignacio at rinig na rinig ang mga paglalaban sa labas. Kita nila doon sa punong mangga ang mga ginawang pag-atake nila ni Tatay Doy at Maki at rinig nila ang angil at mga panagoy ng mga bawat bumagsak na mga aswang sa lupa. Nang magtakbuhan ang mga nilalang sa labas papunta doon sa harapan, mabilis din na lumipat sina Tatay Ignacio doon sa kabilang bintana sa harap at kitang-kita nila ang dalawang nilalang na may hawak na mga mahahabang patalim at dahan-dahan na naglalakad ang mga ito doon sa kanilang sagingan. May naaninag din ang mga ito na may mga nilalang ang nakatayo doon sa gilid ng sagingan. Dahil medyo mayroong liwanag ang buwan, nakikilala nila ang dalawa sa mga ito. Kahit pa may mga takip ang mga mukha ng dalawa na isang tila, nakikilala pa rin ni Tatay Ignacio ang mga ito batay sa kanilang pangangatawan at kasuotan. Wika ni Tatay Ignacio, sina Doy at Maki ang mga iyan. Nagsimula na nga sila sa kanilang balak at pakay. Pero ang katanungan naman sa isip nitong si Tatay Ignacio, bakit napunta ang mga aswang sa kanilang lugar at sa bahay pa nila mismo?
nang papalapit na sina Tatay Doy at Maki doon sa tatlong mga aswang. Biglang tumuwad ang dalawa sa mga ito at umaangil. Sabi noong isang lalaki na kanang kamay ni Don Pedro, "Ang lakas naman ng loob ninyo para kalabanin kami. Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa aming mga kasamahan." At bigla itong umigpaw patalon doon sa sagingan. At ilang sandali lamang, nagpalit agad ito ng anyo sa pagiging uwak at mabilis nang lumayo doon sa lugar. Ganon din ang ginawa ng dalawa pa nitong kasamahan. Mabilis na nagpalit ang mga ito ng anyo sa pagiging uwak at lumipad pa itaas. Mabilis na nag-uusal ng orasyon itong si Tatay Doy at itong si Maki. May kinuha itong balisong at inihagis ito doon sa mga aswang. Tinamaan ni Maki ang isa sa mga ito sa likod, kaya agad naman itong bumulusok at bumagsak sa lupa, habang ang isa pa agad itong nakaramdang ng panghihina nang matamaan naman ng mga ginawang orasyon ni Tatay Doy, kaya bumagsak na din ito doon sa damuhan. Mabilis na tumakbo sina Tatay Doy at Maki habang hindi pa bumalik ang lakas ng dalawang aswang. Pinagtataga na nila ito hanggang sa mamatay. Ilang sandali nang humupa na ang labanan, nakita nila ni Maki at Tatay Doy na bumukas ang bintana ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Sabi agad ng matanda, "Doy, Maki, kayo ba ang mga yan? Bababa kami, tutulungan namin kayong mailigpit ang mga napatay ninyong mga aswang." Kumakaway lamang itong si Tatay Doy kay Tatay Ignacio bilang pangsanayon sa mga sinasabi nito. Ilang sandali pa, lumabas na ng bahay itong si Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak nito. Agad na nag-uusap ang dalawang matanda. Sinabi na din ni Tatay Doy kay Tatay Ignacio na dapat nang mag-ingat ang mga ito dahil naghihinala na ang pinuno ng mga aswang na si Don Pedro sa kanila. Ngayon, napagtanto na ni Tatay Ignacio kung bakit maraming mga aswang ang umaatake sa kanila ngayong gabi. Gusto ng mga ito na bihagin siya. "Huwag kang mag-alala sa akin, Doy, at huwag mo nang isipin ang aking kapakanan. Bukas ng umaga, darating na ang aking pamangkin." Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, iniligpit nila agad ang mga napatay nila ni Tatay Doy at Maki na mga aswang at sinunog nila ang lahat ng mga ito doon sa likod ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Pagkatapos, umalis na sina Tatay Doy at Maki. Papauwi na ang mga ito doon sa gubat. Matapos na makapagpaalam kay Tatay Ignacio, nang mabalitaan naman ni Don Pedro ang mga nangyari sa kanyang mga tauhan, galit na galit ito at agad na nagpatawag ito ng pulong kinabukasan. Pinuntahan ng mga ito ang mga kabayan ng Patag. Kasama ni Don Pedro ang asawa nito, mga anak at ang kanang kamay na si Abuka, kasama din ang ilan sa mga abwak. Lahat ng mga bahay doon sa Patag ay pinasok nila. Hinala kasi nitong si Don Pedro na ang mga pumatay sa kanyang mga tauhan ay nasa lugar lamang na iyon nagtatago. Hanggang sa makarating ang grupo ng mga ito doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio, wika agad nitong si Don Pedro, "Ignacio, nasaan na ang mga bisita mo na kasama mo doon sa pagpunta sa aking tubuhan?" Lumabas na din ng bahay itong si Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak na lalaki at nakasungaw naman doon sa may pinto ang bagong dating na pamangkin itong si Tatay Ignacio kasama ang isang kaibigan. Sa likod naman ng pintuan nakatago ang kanilang mga armas kung sakaling may gagawing masama ang mga ito sa kanila. Sagot naman itong si Tatay Ignacio, "Umalis na sila Don Pedro kahapon. Bumalik na sila sa lugar ng mabuhay.
lumapit pa itong si Don Pedro kay Tatay Ignacio. Ignacio, alam mo na ang mga mangyayari sa mga taong kumakalaban sa akin. At kita nila ang paglabas ng matatalas ng ngipin nito at ang mga matutulis na kuko. Tumitig din sa mga mata ni Don Pedro itong si Tatay Ignacio. Nagpipigil lamang ito sa galit. Alam ko, Don Pedro, huwag kayong mag-alala dahil wala kaming kinalaman sa mga nangyayari sa mga tauhan mo dito sa paligid ng aking bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit umaaligid ang mga ito kagabi. Biglang bumalasik ang muka nitong si Don Pedro. Ignacio, mag-iingat ka lamang dahil lubhang delikado ang lugar na ito para sa iyo at ng iyong pamilya, lalong-lalo na pagkagat ng dilim. Nang walang makitang palatandaan na nagtatago ang mga pumatay sa kanyang mga tauhan doon sa lugar ng patag, bumalik na agad ang mga ito sa kanilang lugar at may mga tauhan itong inutusan para halugugin ang gubat sa pagkagat ng dilim. Hinala nitong si Don Pedro na baka nandoon ang mga ito nagtatago. Kasama nitong si Abuka ang mahigit sa 20 mga aswang ang pumasok doon sa kakahuyan. Habang itong si Hercules, inutusan niya itong puntahan ang bahay nila ni Tatay Ignacio. Kasama naman ito ang mahigit sa 10 mga aswang. Ang utos ni Don Pedro, napatayin ang lahat ng membro ng pamilya nitong si Tatay Ignacio. Habang doon sa patag, pagkagat ng dilim, nakahanda na si Tatay Ignacio. Nasa pantawan ang mga ito ng kanilang bahay, nakaupo at pinakiramdaman ang buong paligid. Kasama niya ang 2 anak na lalaki, ang bagong dating na pamangkin na si Rico at ang kasama nitong kaibigan na isang antinggero. Dala ng mga anak niya ang mga itak na gawa sa tanso, habang itong si Tatay Ignacio dala naman ang mahabang itak at ang isang buntot pagi, habang ang kanyang pamangkin na si Rico at ang kaibigan nito bitbit ang pana at palakol. Ramdam ko na hindi na ipagbukas pa ng mga ito ang gagawing paghiganti sa atin. Alam kong galit na galit sa akin si Don Pedro dahil naghihinala na ito sa akin. Sa pagdating ninyo sa aming lugar, Rico, ito na ang tamang pagkakataon para labanan ang mga kampo ng demonyo. Tutulungan natin sina Maki at Doy sa pakikipaglaban sa mga aswang na ito. Ang sabi nitong si Tatay Ignacio, ang sagot naman ng kanyang pamangkin. Ito ang aming pakay sa pagpunta sa lugar ninyo, Tatay Ignacio. Dapat pa rin natin na mag-iingat dahil naramdaman ko kanina na kakaiba ang lakas ng matandang nakakaharap at nakakausap mo. O Rico, ang pamilya ni Don Pedro, ayon nga sa sabi ni Doy, may lahi ito naggaling sa 2 angkan ng mga aswang. Habang doon naman sa kakahuyan, plano nila ni Tatay Doy at Maki na puntahan ang mga kubo ng mga abwak, kasama na ang 2 pang kasamahan nila na sina Jimmy at ang anak na si Tasya. Kahit na sinuman sa mga aswang na nasa lugar na ito ay walang karapatang mabuhay. Plano nila na patayin ang lahat ng mga aswang dito sa lugar. Habang naghanda sa gagawing lakad sina Tatay Doy, biglang napatitig ito doon sa mga kakahuyan at nakita nitong nagsiliparan ang mga ibon sa buong paligid. Mas nag-iingay din ang mga palaka at ang mga kuliglig. Wika nitong si Tatay Doy, mukhang mayroong hindi tama sa mga nangyayari ngayong gabi, Maki. Nag-usal agad ang 2 ng mga orasyon. Ilang sandali pa, lumabas ng bahay itong si Tatay Doy. Ilang minutong pinakiramdaman ito ang buong paligid. At pagkatapos,
mabilis itong pumasok ng kanilang ginawang kubo. Sabi agad ito kay Maki, "May mga aswang ang papasok sa gubat. Maaaring ilang minuto ang lumipas, makakarating na ang mga ito sa ating kinaroroonan, Maki. Malalakas ang ating mga pambakod. Ang iniisip ko lamang, baka may kasama ang mga ito na marunong din sa mga orasyon. Ano ang gagawin natin, Tatay Doy?" Ang tanong nitong si Maki. "Maki, Jimmy, Tasya, humanda na kayo. Aabangan natin ang mga aswang na iyan at uubusin natin dito sa loob ng kakahuyan." Mabilis na nagsipaghanda ang mga ito. Pagkatapos, lumabas na sila ng kubo. Dala-dala na ang kanilang mga armas. Mabibilis ang kilos nila ni Tatay Doy hanggang sa mapadako sila at nagtatago na sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. 5 minuto lamang ang nakalipas, nasipat na nila ang grupo ng mga aswang. Pinakiramdaman nila itong mabuti at inaalam ni Tatay Doy kung mayroon bang mga kasama ang mga ito na mayroong malakas na kakayahan sa mga orasyon. Hanggang sa makita niya ang isa sa mga lalaki na kausap ni Don Pedro doon sa kanilang malaking bahay kahapon. Mas malakas ang pwersa nito kumpara sa mga kasamahang mga aswang. Kaya mabilis na lumapit itong si Tatay Doy sa kanyang mga kasama. Sabi nito, "Ang isang iyan, mag-iingat kayo. Maaaring membro yan ng pamilya ni Don Pedro. Malakas ang kanyang mga taglay. Maki, ikaw na ang bahala sa isang iyan. Hayaan natin na makalagpas ang grupo nila sa ating pinagtataguan at aatakihin natin sila galing sa kanilang likuran." Ilang sandali pa nang makita nilang papadaan na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan at nang makalagpas na. Walang inaksayang oras itong si Tatay Doy. Suminyas na ito sa kanyang mga kasama para simulan na ang mga pag-atake. Habang itong si Maki, umigpaw ito papunta sa itaas ng puno ng kahoy para abangan ang pinuno ng mga ito na si Abuka. Ilang sandali pa, gulat na gulat ang mga aswang nang biglang sumulpot sa kanilang likuran sina Tatay Doy, Tasya at Jimmy. Pati nga itong si Abuka, gulat na gulat din ito dahil kahit na may mga inilatag na siyang mga orasyon, hindi nila naramdaman ang presensya ng mga kalaban sa paligid. Kaya napagtanto agad nito na mayroong malalakas na taglay ang kanilang mga kalaban at kakayahan sa orasyon. Batid niyang kahit na mas marami ang kanilang bilang, alanganin pa rin ang kanilang sitwasyon dahil naramdaman niyang malalakas ang mga taglay ng mga taong papasugod sa kanila. Nang maabot agad ang 3 mga abwak, agad na bumulagta ang mga ito nang matamaan ng mga pag-atake nila ni Tatay Doy. Basag ang bungo at putol ang mga liig nang matamaan ang mga ito ng mga pagtagpas. Sumunod na bumagsak ang 2 pa sa mga aswang nang pagtatagpasin ang mga ito ni Tatay Doy. Sobrang bibilis kasi ng 3 kahit na napapatras agad at umiilag ang mga abwak, naabot pa rin sila agad ng mga pag-atake ni Tatay Doy. Kumilos agad itong si Abuka, umigpaw agad ito para harangin ang 3 mga kalaban na patuloy na umaatake sa kanyang mga tauhan. Ngunit hindi pa ito nakarating doon sa likuran, biglang may isang nilalang ang umigpaw galing sa itaas ng puno ng kahoy at inabot agad ng mga tagpas itong si Abuka. Kaya napatalon ito paiba ng direksyon para maiwasan ang mga ginawang pag-atake nila ni Maki. Nagpulasa naman agad ang ibang mga abwak. Mayroong tumalon papunta ng mga puno ng kahoy. Mayroong nagtago agad sa ilalim ng lupa
at may mga nag-anyong uwak para pansamantalang makalayo muna sa grupo nila ni Tatay Doy. Agad naman na naibato ni Tatay Doy sa mga ito ang mga orasyon na pampahina. Kaya ang mga nag-anyong uwak na mga abwak, agad na bumagsak ang mga ito sa mga puno ng kahoy at doon sa mga damuhan. Mabilis na dinaluhong nila ni Jimmy, Tasya at Tatay Doy ang mga ito at pinagtatagak. Maririnig mo sa buong paligid ang ingay ng mga angil at ang mga hiyawan ng mga aswang. Habang sina Abuka at Maki, patuloy na naglalaban ang mga ito. Malakas din ang pinuno ng mga aswang. At nasasabayan noong una itong si Maki. Ngunit kalaunan, tinamaan na din ni Maki itong si Abuka sa kanyang likod at balikat. Napaangil ito at napatalon paatras doon sa mga damuhan. Ang mga abwak naman na nagtatago sa ilalim ng lupa, nagsilabasa na din ang mga ito nang mayroong ibinudbud itong si Tatay Doy sa ibabaw ng lupa at pinabaunan ang mga ito ng mga orasyon. Namimilipit agad ang mga abwak na parang nasusunog ang kanilang buong katawan. Patuloy na pinagtatagpas nila ang mga ito. Pati nga itong si Maki, mabilis na sinundan ang pinuno ng mga aswang doon sa damuhan at doon patuloy na inatake. Kinubawan ito ni Maki sa likod at pilit na inabot ang liig para gilitan. Ngunit nagpatalon-talon ito sa mga puno ng kahoy para makawala sa pagkakahawak nitong si Maki hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa may batuhan. Dito na nagawa ni Maki na maisandal ito doon sa batuhan para hindi na makawala pa. Hanggang sa tuluyang magilitan ni Maki itong si Abuka sa liig nito. Kahit na nag-usal ng mga orasyon ang aswang, agad naman na sumabay itong si Maki sa pag-uusal din ng mga orasyon at nawasak ang bawat gagawin ng aswang na mga dasal at orasyon. Ilang bisis na hiniwa nitong si Maki ang liig nitong si Abuka na kamuntikan pang mapuputol ang liig nito. Nang bitiwan ito ni Maki, agad na gumulong ang katawan nito doon sa batuan at bumagsak sa lupa. Agad din itong binawian ng buhay. Umaalulong ang mga natitirang abwak nang makita ng mga ito na natalo na ang malakas na kanang kamay nitong si Don Pedro. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang buong kakahuyan. Napatay na nila ang lahat ng mga aswang na pumasok doon sa gubat. Nagkalat ang mga bangkay ng mga ito sa paligid ng kakahuyan. May mga nasasanga ng mga puno ng kahoy at ang ilan nakalubog sa ilalim ng lupa. Utos agad nitong si Tatay Doy na hakutin nila ang mga bangkay doon sa labasan ng gubat at doon nila ito susunugin para makita ng mga kasamahan nitong mga aswang, lalo na sa pamilya nitong si Don Pedro, kung paano nila pinatay ang mga kampo ng kadiliman na mga tauhan nito. Ilang minutong pabalik-balik ang apat at bit-bit ang mga bangkay ng mga napatay nilang mga aswang. Ilang sandali pa, nagliyab na ang mga katawan ng mga ito nang sunugin nila doon sa labasan ng kakahuyan. Mabilis na din na umalis doon sa lugar ang grupo nila ni Tatay Doy at bumalik doon sa kanilang kubo. Kitang-kita ng mga kasamahang abwak ang mga nasusunog doon sa gilid ng kakahuyan. Pati nga itong si Don Pedro, kita din galing sa kanyang malaking bahay ang mga nagliliyab doon sa unahan na hindi pa nga nila alam kung ano ang mga nasusunog doon. Agad na pinuntahan ito ng Don kasama ang mga tauhan ito para alamin kung ano ang mga nasusunog doon sa lugar ng labasan ng kakahuyan. Pati ang ilan sa mga abwak na nakatira doon sa tubuhan. Pumunta na din ang mga ito doon sa gilid ng kakahuyan. Habang doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio, agad na napatayo itong si Rico
nang maramdaman ang mga presensya ng mga aswang sa paligid. Bakit, Rico? Ang tanong agad nitong si Tatay Ignacio. Tatay Ignacio, tama ka nga sa iyong hinala. Nandito na ang mga kampo ng kadiliman. Agad na napahawak ng mahigpit ang mga ito sa kanilang mga itak at buntot pagi. Tahimik lamang ang mga ito at nakikiramdam sa paglipas ng mga minuto. Itong si Rico at ang kaibigan nito, sinipat-sipat na nila ang sagingan doon sa unahan. Dahil doon naramdaman itong si Rico ang presensya ng mga aswang. Ilang minuto na pinakiramdaman nila ang mga ito hanggang sa may mga narinig silang mga kaluskos doon sa likod ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Hanggang doon sa kanilang manggahan, narinig nila ang mga nababaling sanga. Dito ka lang, Magno. Titingnan ko lang ang likuran ng bahay. Ang sabi nitong si Rico at mabilis na itong umibis papunta doon sa likuran. Sumilip itong si Rico doon sa mga maliliit na butas. Dito niya nakita ang apat na mga aswang ang umaaligid doon sa likod. Tutuwad tatayo at tutuwad ang mga ito at pagkatapos magtatakbuhan papunta doon sa mga puno ng mangga. Lumipas pa ang ilang sandali, tumakbo pabalik din agad ang mga ito doon sa likuran ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Hanggang sa biglang mayroong kumakalabog doon sa bubong ng bahay nila. Pero hindi natinag sina Tatay Ignacio. Pinakiramdaman lamang muna nila ang mga ito. Hanggang sa may narinig na sina Tatay Ignacio doon sa may pantawan ng mga mahihinang angel galing naman doon sa mga malalapit lamang na sagingan. Ang kasama nitong si Rico na si Magno, dahan-dahan na itong dumungaw doon sa pantawan para mas marinig at maaninag ang mga narinig nilang angel. Ngunit doon sa baba, mayroon na palang dalawang aswang ang nakakalapit doon at hindi nila namalayan. Agad na inabot ang ulo nitong si Magno. Hinila ito ng aswang pababa doon sa lupa. Dahil hindi nakahawak ng maayos itong si Magno at nawalan ng balanse, tuluyan nang bumagsak ito sa lupa. Dito na nagsimula ang bakbakan ng mga ito. Nagsitaluna na din pababa sina Tatay Ignacio at ang dalawang anak nito na lalaki. Sumigaw na din itong si Tatay Ignacio na isara ng kanyang asawa ang pintuan doon sa may pantawan. Mabilis naman ang kilos nitong si Magno. Agad na hinawakan din nito ang aswang na nakahawak sa kanyang liig. Hindi na ito binitiwan pa ni Magno hanggang sa maisandal niya ito doon sa dingding ng bahay at pinagtatagpas na ito ng palakol. Makailang bisis itong tinamaan sa ulo ni Magno, kaya agad itong pumalahaw, umaangil at bumagsak ito ng lupa. Habang ang isa pa, naabot ito ni Tatay Ignacio ng mga hampas ng buntot pagi. Kaya agad na napapahiyaw ang aswang at napatakbo doon sa mga sagingan. Nagpalingon-lingon sina Tatay Ignacio. Kitang-kita nila ang mga aswang doon sa bubong ng kanilang bahay at ang iba pang mga aswang doon sa itaas ng punong mangga. Nang sabay ng mapalingon ang mga ito, nang marinig ang angil ng aswang doon sa may kusina, angil na parang sobrang nasasaktan. Kaya wika nitong si Tatay Ignacio, napuntahan muna nila ang sagawing may kusina kasama ang dalawang anak. Habang nagpaiwan naman itong si Magno para bantayan ang mga aswang na pansamantalang umatras muna papunta doon sa sagingan. Doon sa kusina, nakakaharap na pala nitong si Rico ang mga aswang at kasama na ng mga ito ang namumuno sa kanila, ang anak nitong si Don Pedro. Malakas din ito, kaya nahihirapan din itong si Rico sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napabagsak na niya ang dalawa sa mga ito, ngunit nasusugatan din siya nitong si Hercules, ang anak ni Don Pedro.
Pagkadating naman nila ni Tatay Ignacio, sabi agad nitong si Rico, "Tatay Ignacio, bumalik na kayo doon sa harapan. Ako na ang bahala sa mga aswang dito sa likod. Pero Rico, kailangan mo ang tulong namin." "Huwag na, Tatay Ignacio. Kaya ko na ang mga ito." Ang iniisip kasi nitong si Rico, baka mapahamak pa sina Tatay Ignacio. Kakaiba kasi ang nakita niyang lakas sa isa sa mga aswang, itong si Hercules. "Umalis na kayo, Tatay Ignacio." Muling wika nitong si Rico. Kaya napatakbo pabalik doon sa harap sina Tatay Ignacio at ang dalawang anak nito. Utos din itong si Hercules sa tatlo nitong mga natitirang kasama, "Doon na kayo sa harap. Ako na ang bahala sa isang ito." Dahan-dahan naman na umatras ang mga aswang at pagkatapos, nagtatalunan na ang mga ito papunta doon sa harapang bahagi ng bahay. At ang mga nagtatalunan patras doon sa mga sagingan, muling lumalapit na ang mga ito sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Ilang sandali pa ang lumipas, wika nitong si Hercules kay Rico, "Malakas nga ang mga taglay mo kung papayag ka para wala nang makikialam sa ating labanan. Doon na tayo sa may kakahuyan maglalaban. Hindi ko alam kung saan kayo galing at bakit kayo napunta dito sa lugar ng sinawahan. Ngunit pagsisihan ninyo ang pangingialam ninyo dito sa aming lugar." Ang sagot naman itong si Rico, "Tinatanggap ko ang hamon mo, demonyo. Tatapusin ko ngayon ang buhay mo at ng lahat ng mga kampon mo na mga aswang." Ngumisi lamang itong si Hercules at pagkatapos, sabay nang tumakbo ang dalawa papunta doon sa kakahuyan. At pagdating doon, narinig nitong si Rico na may mga binabanggit na mga banyagang salita itong si Hercules. At makalipas lamang ang ilang sandali, nakaramdam ng panghihina ang katawan nitong si Rico at umiikot ang kanyang paligid. Alam niyang isa itong mataas na uri ng orasyon. At nakita niyang biglang nawala sa kinatatayuan itong si Hercules at papasugod na nga ito sa kanya. Mabilis na kinuha nitong si Rico ang kanyang patalim na nakasuksok sa kanyang tagiliran at hiniwa niya ang kanyang braso para bumalik ang kanyang normal na pakiramdam. Ilang sandali ang nakalipas, matapos na magawa niya ito, agad na naramdaman niya na bumalik na ang kanyang dating lakas. Nang akmang sasakmali na sana siya nitong si Hercules, mabilis ang kanyang galaw at hinagilap niya ang braso ng aswang. Pagkatapos, ibinagsak niya ito sa lupa kasabay ng pagpatama nito ng siko sa mukha at isa pang sipa sa tagiliran na sanhi ng napaigik itong si Hercules. Ngunit nakapagpakawala agad ito ng mga kalmot at tinamaan naman itong si Rico sa dibdib at balikat. Nasaktan man ang anting giro, ngunit hindi na niya binitiwan pa ang aswang at kinubawan na niya ito sa likod. Iniipit ang liig gamit ang kanyang kanang braso at ang isang kamay na may hawak na patalim. Pinagsasaksak na ang iba't ibang parte ng katawan nitong si Hercules. Umaangil na ito ng napakalakas at pilit na inabot itong si Rico ng mga kalmot. Ngunit hindi na ito tinigilan pa nitong si Rico sa pagsaksak gamit ang patalim kasabay din ng mga pag-uusal ng mga banyagang salita, hanggang sa mangingisay na nga itong si Hercules. Kahit na bumagsak na ito sa lupa, pinagsasaksak pa ito ni Rico at pagkatapos pinugutan pa niya ito ng ulo. Mabilis na bumalik itong si Rico, bitbit ang ulo nitong si Hercules doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Naabutan pa niya doon ang mga aswang na umaaligid kina Tatay Ignacio na nanatiling nakikiramdam at nakahanda
doon sa harapang bahagi ng bahay. Gumagapang ang mga aswang doon sa gilid ng sagingan at nagtatalunan naman ang iba pa doon sa mga puno ng kahoy na nasa tabi ng sagingan nila ni Tatay Ignacio. Agad na itinapon ni Rico ang ulo nitong Sir Hercules doon sa mga aswang. Wika agad nito, "Nandito ang ulo ng inyong pinuno. Dalhin ninyo iyan." Pati nga sina Magno at Tatay Ignacio nagulat sa ginawa nitong si Rico at napagtanto nila na napatay na nitong si Rico ang anak nitong si Don Pedro. Umaalulong agad ang mga aswang nang makita nilang gumugulong ang ulo nitong si Hercules sa lupa. Ilang sandali pa, mabilis nang pinulot ito nung isang aswang at mabilis nang umalis ang mga ito doon sa paligid ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Habang ang grupo naman nila ni Don Pedro at ng mga abwak na paalulong ng napakalakas ang mga ito nang makita ang mga nasusunog doon sa labasan ng gubat. Nang makita nila ang patuloy na mga nagliliyab na mga katawan ng mga kasamahang aswang, habang ang karamihan sa mga ito ay nagiging abo na at natupok, napayuko itong si Don Pedro. Nakakuyom ang mga kamao at nakalabas ang matutulis nitong kuko. Sa kanyang isip ngayon, ibig sabihin, lahat ng kanyang mga inutusang aswang na pasukin ang kaloob-looban ng gubat ay patay na, kasama pa ang kanyang kanang kamay na si Abuka. Hindi na malaman itong si Don Pedro ang gagawin. Paano niya mahagilap ang mga pumatay sa kanyang mga tauhan? At alam niyang malalakas ang mga ito dahil sa loob lamang ng ilang oras, napatay na ng mga ito ang kanyang mga tauhan, kasama pa ang isa sa mga pinakamalakas ng kanyang hanay. Mabilis nang bumalik ang mga ito sa kanyang bahay, pinatawag na din niya ang lahat ng mga abwak doon sa lugar. Sa isip ng pinuno ng mga aswang, hindi na kailangan na ipagbukas pa ang pagpupulong dahil plano niya bukas ng umaga salakayin na nila ang mga kabayan doon sa patak. Uubusin na nila ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar ng sinawahan. Gagalugarin din nila ang buong kagubatan para ipakita sa mga kumakalaban sa kanila ang kanilang bangis. Hihintayin lamang niya ang pagbabalik ng grupo nila ni Hercules. Lahat ng mga abwak doon sa tubuhan, pumunta ang mga ito sa bakuran ng bahay nila ni Don Pedro. Nasa 17 mga abwak ang pumunta doon. Agad na pinulong ni Don Pedro ang mga ito at nagplano para sa gagawing malawakang pag-atake mamayang madaling araw. Makalipas ang ilang minutong pagpupulong ng mga ito, dumating na din ang mga natitirang aswang na inutusan ni Don Pedro doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio. At lalong nang gagalaiti sa galit itong si Don Pedro at nagtatangis dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na lalaki. Angil at mga alulong ang maririnig sa buong paligid ng bahay nila ni Don Pedro. Napaluha na rin ang pinuno ng mga aswang. Sa isang gabi lamang, napatay ng mga kalaban ang dalawa sa kanyang pamilya. Dahil sa pagkamatay ng isa sa pamilya nitong si Don Pedro na si Hercules, ipinagpaliban muna ng mga ito ang gagawing malawakang pag-atake doon sa patag. Kailangan muna nilang magbigay ng mga ritual para sa napatay na si Hercules. Kinabukasan, maagang nagpunta ang pamilya nitong si Don Pedro doon sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Mayroong batuhan ang nandoon at mayroong isang malaking altar. Nakatayo doon ang ribulto ng isang diablo. Isang ribulto na may pakpak at may hawak na isang karet
nandoon din ang mga abwak para dumalo sa ritual ng pagpapaalam sa isa sa mga itinuring nilang Panginoon. Doon naman sa kagubatan, sina Maki at Tatay Doy, maagang nagmamasid din ang mga ito doon sa mga kabayan sa Tubuan nang mapansin ng mga ito na walang sinumang mga nilalang ang nandoon. Nagtataka agad ang mga ito at nagpasyang puntahan ang bahay nila ni Don Pedro para magmanman. Gamit pa rin ang mga kalaman ng dalawa sa mga orasyon, mabilis nang umaaligid ang mga ito sa bahay ni Don Pedro. Ngunit tulad noong mga kabayan sa Tubuan, sobrang napakatahimik ng bahay at wala silang nakitang anumang tao sa loob at labas. Ilang sandali pa, sabay na napatitig sina Tatay Doy at Maki doon sa unahan ng likuran ng bahay dahil may narinig ang mga ito na mga angil at alulong. Mabilis na tumakbo doon sa kabayan ang mga ito at tumawid sa kabilang bahagi ng ilog. Agad naman na napahinto sa pagtakbo ang dalawa dahil nakita ng mga ito ang maraming mga nagkukumpulan na mga aswang. Agad na nagtatago sila sa likod ng mga puno ng kahoy at nag-uusal ng mga orasyon na sa bulag. Pinagmasdan nila ang mga nagaganap sa paligid. Nakita nila ang isang altar doon at nakatayo sa ibabaw nito itong si Don Pedro at ang isa pang matandang babaeng aswang na sa tingin nila maaaring asawa ito ni Don Pedro. Matapos ang kanilang ginagawang ritual, tumayo na ang mga nakatuwad na mga aswang at mas lumapit pa ang mga ito sa nagsasalitang si Don Pedro. Wika nito sa mga kasamahang aswang. Pagbayaran nila ang kanilang ginawang pagpatay kay Abuka at sa aking anak. Uubusin natin ang lahat ng mga tao sa patag. Ipatikim natin sa kanila ang ating bagsik. Patayin silang lahat. At sabay-sabay na umaalulong ang mga aswang. Nang marinig ito nila ni Tatay Doy at Maki, walang inaksayang oras ang mga ito. Mabilis na umalis ang dalawa doon sa lugar. At itong si Tatay Doy, inutusan nito si Maki na puntahan sina Tasya at Jimmy para ipaalam sa mga ito ang kanilang nalaman na mga plano ng mga aswang na abwak. Pagkatapos, dumiritso doon sa patag itong si Tatay Doy para ipaalam na din nito kay Tatay Ignacio ang paparating na panganib. Kailangan nilang makapaghanda agad, lalong-lalo na ang mga taong nakatira sa patag. Ilang sandali pa ang lumipas pagdating nitong si Tatay Doy sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Kinakausap agad nito ang matanda. Napag-alaman din ni Tatay Doy na kaya pala ganun na lang ang galit ng supremo ng mga aswang dahil napatay pala ng pamangkin nitong si Tatay Ignacio ang anak na lalaki nitong si Don Pedro. At nalaman din nila ni Tatay Ignacio na napatay din nila ni Tatay Doy ang mga aswang na pumasok doon sa loob ng gubat. Walang inaksayang oras sina Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak at itong si Magno. Sinuyod nila ang lahat ng mga kabayan at ipinalam na kailangan nilang lumipat muna nang matutulugan mamayang gabi dahil plano ng mga aswang na salakayin ang patag. Mayroong isang malaking kuiba ang nasa unahan ng patag. Pwedeng doon muna ang mga tao sa lugar. Matapos na makausap nitong si Tatay Ignacio ang lahat ng mga taga roon at ang namumuno doon sa lugar, agad na lumisan ang mga ito at papunta doon sa kuiba, dala-dala ang mga kagamitan na matutulugan at makakain din nila. Mayroong ilang kalalakihan naman ang nagpresenta na tutulong sa kanila. Dapat din nilang lumaban para sa kanilang buhay, sa buhay ng kanilang mga pamilya at sa kanilang lugar. Sa isip ng mga ito, marahil ito na ang tamang pagkakataon para labanan na ang mga aswang.
Nabuhayan kasi ng loob ang mga ito simula nang malaman nila na napapatay ng grupo nila ni Tatay Ignacio ang mga aswang, lalong-lalo na ang dalawang malalakas na membro ng pamilya nitong si Don Pedro na sina Abuka at Hercules na tinaguri ang mga malalakas na lahi ng mga aswang. Pero kinausap ni Tatay Ignacio ang mga ito na aalalay lamang ang mga ito sa kanila. Baka kasi mapahamak pa ang mga ito kung sasama sila mismo sa pakikipagbakbakan sa mga aswang mamayang gabi. Nang makalis na ang lahat ng mga tao doon sa lugar, agad na pumuwisto si Tatay Ignacio doon sa maliit na ilog. Maraming mga malalaking puno ng kahoy ang nandoon. Nagkukubli ang grupo nila ni Tatay Ignacio para bantayan na ang lugar. Alas tres pa lamang ng hapon. Pakiramdam nila na mamayang gabi ang gagawing pag-atake ng grupo nila ni Don Pedro. Ngunit hindi sila nakakasiguro sa plano ng mga abwak. Kailangan nilang unahan ang mga ito. Kaya nandoon na sila si Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak na lalaki, ang pamangkin na si Rico at itong si Magno. Kahit na hindi pa gumaling ang mga sugat nitong si Rico, sanhi ng mga kalmot ng kanyang nakalaban na si Hercules, kailangan niyang kakayanin dahil nagbabadya ang pag-atake ng mga kampo ng kadiliman. Ang mga nagpresenta naman ng mga kalalakihan doon sa lugar, nandoon ang mga ito sa gilid ng mga kabayan. Kung may makakalusot man na mga abwak sa grupo nila ni Tatay Ignacio, kayang-kaya na nila ang mga ito. May dalang mga itak at baril ang grupo nila at may dala ding mga bagakay na kawayan. Makalipas pa ang ilang oras, dumating na din doon ang grupo nila ni Tatay Doy sa kinaroroonan nila ni Tatay Ignacio. Pakagat na ang dilim, tanging naaninag nila ang mga nagpalipad-lipad na mga ibon at ang malalagong kakahuyan sa buong paligid. Nababalot din ng kadiliman ang buong lugar, maliban lamang doon sa mga kabayan, dahil utos nitong si Tatay Doy na panatilihing nakasindi ang mga lampara sa bawat kabayan para hindi maghihinala ang mga aswang na nakaabang sila sa pasukan ng mga ito. Lumipas pa ang mga oras, nananatiling nagmamatsyag doon sa mga kakawyan ang grupo nila ni Tatay Doy at Tatay Ignacio hanggang sa pagsapit ng alas 10 ng gabi. Agad nilang nakita sa kalangitan ang mahigit sa 20 mga uwak ang lumilipad-lipad papunta sa kanilang lugar. Sa dami ng mga ito, kahit na malayo pa ang mga uwak, alam na agad nila kung anong klaseng ibon at sino ang mga ito. Napapatayo na sina Tatay Doy. Wika agad nito kay Tatay Ignacio. "Ignacio, paparating na sila. Paparating na ang mga aswang na abwak." Agad na humanda ang grupo nila. Hawak ni Tatay Ignacio ang buntot pagi at mga itak naman ang hawak ng kanyang mga anak. Palakol ang hawak nitong si Magno at mahabang tabak naman ang gamit nitong si Rico. Habang sina Tatay Doy at Maki, umuusad ng kaunti ang mga ito papunta doon sa batuan na nasa gilid ng ilog. Lumipas ang kalahating oras, nakita nilang papalapit na sa kanilang kinaroroonan ang mga uwak, hanggang sa masipat nila ang iba pang mga nilalang ang mabibilis na gumagalaw doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Habang papalapit ang mga ito, nakikita na nila kung gaano ito kadami. Kinikilabutan na sina Tatay Ignacio nang makita nila ang mabibilis na tumatakbong mga abwak papunta ng kabayan. Rinig na din nila ang mga angil ng mga ito. Nagtatalunan agad ang mga abwak patawid ng ilog. Ngunit biglang sigaw nitong si Don Pedro, "Tumigil kayo!" At nag-anyo itong malaking uwak para maabutan ang mga kasamahan doon sa unahan.
may mga kalaban ang nasa paligid. Muling sigaw nitong si Don Pedro. Naramdaman pala nito ang presensya nila ni Tatay Doy. Ngunit inaasahan na ito nila ni Tatay Doy at Maki. Kaya nga umusad sila doon sa tabi ng ilog. Alam nilang anumang oras, maramdaman sila ng mga aswang, lalong-lalo na ang pamilya nitong si Don Pedro na may kaalaman din sa mga orasyon. Bago pa nakahuma ang mga natigilan na mga aswang, inunahan na nila ito ni Tatay Doy at Maki. Mabilis na umigpaw ang dalawa at inabot agad ng mga tagpas ang mga nasa malapit lamang sa kanila na mga aswang. Bagsak agad ang dalawa na nasa gilid ng batuhan nang matamaan ng mga tagpas nitong si Maki. Tinamaan ang mga ito sa ulo kaya agad na napaangil at bumulagta ang mga ito. Sumunod din na bumagsak ang dalawa pa doon sa ibabaw ng batuhan nang atakihin ito ni Tatay Doy. Nang makita naman nila ni Tatay Ignacio ang paglalaban doon sa batuhan, mabilis na lumabas na din ang mga ito sa pinagtataguan at inataki ang mga aswang. Pati nga sina Jimmy at Tasya, hinaribas nila ang mga aswang na nasa gilid ng ilog. Pati nga doon sa kabilang bahagi, inataki na nila ni Maki at Tatay Doy ang mga abwak. Ngunit ang talagang punterya nila ni Maki at Tatay Doy ay itong si Don Pedro. Bumulusok ng lipad ang mga awak at nag-anyong mga aswang agad ang mga ito. Pagkatapos, umaatake na din agad sa kanila. Sumigaw na din itong si Don Pedro na atakihin na ang lahat ng mga kalaban sa paligid. Patayin ang mga iyan, ubusin at ipagiganti ang kamatayan ni Hercules at Abuka. Ngunit itong si Mariano, ang isa pang anak nitong si Don Pedro, agad na nakita nito ang dalawang papasugod na sina Tatay Doy at Maki at papunta sa kanilang kinaroroonan. Utos nito sa mga anak na salubungin nila ang paparating na dalawang antinggiro. Habang sina Tasya at Jimmy, nang makitang sumuot sa karamihan ng mga aswang sina Tatay Doy at Maki, sumunod na din ang dalawa. At ilang sandali pa, natalisod itong si Tasya dahil hindi nito napansin ang dalawang mga abwak na nasa ilalim ng lupa. Hinila agad ang paa ng dalaga, kaya natumba ito sa lupa at nabitiwan ito ang hawak na patalim. Umikot naman agad itong si Jimmy at mabilis na tumalon. Pagbagsak nito sa lupa, itinarak agad ang dalang balaraw doon sa lupa kung saan nandoon ang dalawang mga abwak. Tinamaan sa liig ang isa, kaya agad itong nabitiwan ang pagkakahawak kay Tasya. Habang ang isa, hinawakan ito ni Jimmy sa liig at hinila ito palabas ng lupa. Nang makalabas na ito ng tuluyan sa lupa, saktong napulot na ni Tasya ang nabitiwang patalim at buong lakas na itinarak niya ito sa ulo ng aswang. Pinagsasaksak na din ng hawak nitong si Jimmy na balaraw ang katawan ng abwak. Patay agad ang mga ito. Biglang napalingon na din ang dalawa sa kanilang likuran dahil narinig na lamang nila ang pag-igik at pag-angil ng dalawa pang aswang nang akmang aatakihin na sana sila itong si Magno. Sumunod na din pala ito sa kanila at pinagtataga ng palakol ang mga aswang sa kanilang likuran. Maraming salamat kaibigan. Ang tanging nasambit nitong si Jimmy. At pagkatapos, muling umusad ang mga ito at inataki ang mga aswang. Ang grupo naman nila ni Tatay Ignacio nagpatuloy sa pakikipaglaban ang mga ito doon sa mga aswang na nasa tabi ng ilog. Hindi rin lumalayo itong si Rico sa mga ito dahil alam niyang walang mga hawak na karga o agimat sina Tatay Ignacio. Inalalayan niya ang mga ito sa labanan. Ngunit may mga napatay na din ang mag-ama doon ng mga aswang. Sa kasalukuyan, pinagtutulungan nga nilang tagain ang isang abwak
na nagtago sa ilalim ng lupa at akmang aabuti na sana ang mga pa ng isa sa mga anak nitong si Tatay Ignacio. Habang sina Tatay Doy naman at Maki, nakipagbakbakan na ang mga ito sa pamilya ni Don Pedro. Pinagtutulungan na inatake sila ng tatlong anak ng Don. Pati nga ang asawa nitong si Doña Petra ay tumulong na rin sa pag-atake sa dalawang antinggero. Lumipas pa ang ilang minutong labanan, nagawa nitong si Maki na maabot ang isang anak na babae nitong si Don Pedro at akmang saksakin na sana. Ngunit humarang ang ina nito, kaya itong si Doña Petra ang tinamaan sa liig ng patalim na dala nitong si Maki. Agad itong umasab at nangingisay. Sinamantala na ito ni Maki at sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagtarak sa patalim sa katawan ng matandang babaeng aswang. Dinaluhong naman agad itong si Maki ng mga anak nitong si Doña Petra. Kaya nang makita ito ni Tatay Doy, agad niyang iwinasiwas ang dalang patalim. Ngunit naabot na ng mga kalmot itong si Maki sa kanyang likod, kaya natumba ito sa lupa. Agad naman itong gumulong para makaiwas sa mga sumunod na mga pag-atake ng mga aswang. Dinamban itong si Tatay Doy itong si Mariano, ang anak ni Don Pedro, at hinila niya ito. Pagkatapos, sunod-sunod ng pinagtatagpas. Napakaingay ng mga angil ng mga aswang at hiyawan, pati nga mga alulong. Pilit naman na lumalaban itong si Mariano kay Tatay Doy. Ngunit sa huli, nagapi pa rin ng albularyo ang isang anak na lalaki nitong si Don Pedro. Patay agad ito nang bumagsak sa lupa. Dito na napagtanto nitong si Don Pedro na hindi nila kaya ang lakas ng mga kalaban nilang mga albularyo at antinggero. Isa-isang napapatay na ang membro ng kanyang pamilya. Kaya hinila na niya ang dalawang mga anak na babae. Minda, Lucia, mamamatay lamang tayo kung patuloy tayong makipaglaban sa kanila. Kailangan na natin na umatras. Pero itong si Minda, parang wala itong naririnig. Galit na galit ito at patuloy na inaatake itong si Maki. Dala na rin siguro sa kanyang naramdaman na galit at pigati sa nakitang pagkamatay ng kanyang ina at kapatid. Kaya binitbit na ito ni Don Pedro para makatakas na. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang mga ito at nagpalit ng anyo sa pagiging uwak. Sinubukan na sundan sana nila ni Tatay Doy at Maki ang mga ito. Ngunit humarang na din sa kanila ang iba pang mga aswang na abwak. Habang ang mga natitirang mga aswang doon sa may tabi ng ilog, mabilis nang tumalon paatras ang mga ito at sumama na doon sa mga abwak na humaharang kay Tatay Doy at Maki. Kaya ang grupo nila ni Tatay Ignacio, mabilis nang sumunod na rin ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog. Paika-ika na din ang isang anak nitong si Tatay Ignacio dahil may sugat na ito sa kanyang kaliwang paa. Kumikirot na din ang mga dating sugat nitong si Rico at nasusugatan pa siya sa kanyang likod galing sa mga kalmot ng mga aswang. Ngunit buo pa rin ang kanyang loob para lumalaban, lalo na nakikita na nila ang kanilang tagumpay. Maraming mga nagkalat na mga bangkay ng mga abwak sa paligid ng ilog, pati na doon sa kabilang bahagi ng Kakahuyan. Wika nitong si Tatay Doy, "Maki, kayo na muna ang bahala sa mga aswang na ito. Kailangan na masundan ko si Don Pedro. Sumunod na lamang kayo doon sa malaking bahay nila. Sunugin natin ang kanilang mga bahay doon sa tubuan at ang malaking bahay na pamamay-ari ni Don Pedro." Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon itong si Tatay Doy. At pagkatapos, tumakbo na ito
habang bumuga-buga sa hangin. Sa ginawa ni Tatay Doy, huli na nang mapansin ng mga aswang na papasuot na itong si Tatay Doy doon sa mga kakahuyan para sundan si na Don Pedro. May ilan sa mga ito ang pumihit para sundan din ang albularyo. Mabilis na tumalon ang mga ito at nag-anyong uwak habang ang karamihan sa kanila nakipagbakbakan na sa grupo nila ni Maki. Sina Jimmy at Tasya ang umaatake sa harapan kasama itong si Maki, habang sina Tatay Ignacio naman ang nasa likuran. Itong si Magno, nang makita naman ito na sinusundan itong si Tatay Doy ng anim na mga abwak, mabilis din itong tumalon doon sa may ilog at doon na ito dumaan papunta na sa kakahuyan para sundan na din itong si Tatay Doy. Sa isip niya, mukhang kailangan ito ng tulong. Nagpatuloy ang labanan doon sa kakahuyan. Isa-isang bumulagta ang mga aswang nang matamaan ang mga ito ng mga pag-atake nitong si Maki, Tasya at Jimmy. Ganon din ang mga aswang doon sa likuran. Napatakbo itong si Jimmy pabalik doon sa likuran dahil nakita nitong nanghihina na itong si Rico, dala na rin siguro ng mga sugat nito sa katawan. Napayuko na kasi ito nang matamaan ng kalmot sa tiyan. Lumapit agad sina Tatay Ignacio. "Rico, kailangan muna natin na umatras. Malala na ang mga natatanggap mong sugat." "Kaya ko pa, Tatay Ignacio. Huwag kang mag-alala sa akin." Ang sagot naman itong si Rico. Ngunit agad na napabaling ang tingin ng mga ito sa isa pang anak nitong si Tatay Ignacio, dahil hinablot na ito ng dalawang abwak galing sa likuran. Ngunit bago nakakilos sina Tatay Ignacio, biglang napaigik ang isang aswang nang tagain ito ni Jimmy sa ulo at sinundan pa ito sa iba't ibang parte ng katawan sa pagtaga. Nabitiwan ng mga ito ang anak ni Tatay Ignacio. Ang isa sa mga abwak napatalon na ito paatras. Ngunit hindi na hinayaan pa nitong si Jimmy na makalayo ang isang ito. Naabot na ito ng mga tagpas hanggang sa bumulagta na ito sa lupa. Pagkatapos, lumapit agad itong si Jimmy sa grupo nila ni Tatay Ignacio. Habang itong si Tatay Doy, gamit ang agimat nito ng saging, sobrang bilis na sinundan nito ang tatlong malalaking uwak na lumilipad papalayo hanggang sa maabutan niya ang mga ito doon sa kakahuyan. Agad na iniusal nitong si Tatay Doy ang mga orasyon na pampahina. Pagkatapos, ibinato niya ito doon sa tatlong mga uwak. Ilang sandali lamang ang nakalipas, biglang bumulusok ng lipad sina Don Pedro kasama ang dalawang anak na dalaga. Agad naman na nakagawa ng mga orasyon na panguntra itong si Don Pedro. Ngunit ang dalawa niyang anak na babae, patuloy sa pagbulusok ang lipad ng mga ito hanggang sa bumagsak na ang mga ito sa lupa. Kaya walang nagawa ang Don kundi sundan ang kanyang mga anak at nag-anyong aswang na ito. Mabilis na tinulungan ito ang dalawang anak na nanghihina pa, lalo na ang isa na may sugat sa tagiliran. "Minda, Lucia, sa lupa na tayo dumaan." Ngunit napatitig ang mga ito nang biglang sumulpot itong si Tatay Doy doon sa kakahuyan. Wika agad nito, "Hindi nyo na magagawa pa ang bagay na iyan, Don Pedro, dahil naitara ko na ang orasyon sa buong paligid. Ngayon, pagbayaran mo ang ginawang pagpatay ninyo kay Ernesto, ang aking kapatid." Napatitig itong si Don Pedro sa albularyo. Naisip nito agad ang pinatay nila na namumuno sa lugar ng sinawahan. Ngayon, alam na nila kung ano talaga ang motibo ng grupo nila ni Tatay Doy sa pagpunta sa lugar ng sinawahan.
para ipaghiganti ang kapatid nito. Lumingon itong si Don Pedro sa kanyang dalawang anak. Wika nito, "Tumakas na kayo, Lucia, Minda. Ako na ang bahala sa isang ito." "Papa Pedro, malakas ang isang iyan. Hindi mo siya kakayanin na nag-iisa. Hindi kami aalis. Dito lang kami at sama-sama na tayo sa labanan." Galit na hinawakan ni Don Pedro ang mga ito. "Tumakas na kayo." At pagkatapos, mayroong iniusal-usal na mga banyagang salita ang supremo ng mga aswang. At nang hinawakan niya sa mga sentido ang kanyang mga anak, matapos na gawin yon, biglang may mga puwersa ang humila sa kanyang dalawang anak na dalaga papunta sa ilalim ng lupa at kinalagkad ang mga ito palayo doon sa lugar. Napaangil na lamang ang dalawang babae at napaluha. Wala na silang magagawa pa. Napaiyak na ang mga ito habang tuluyang papalayo. Nang makita ng doon na malayo na ang kanyang dalawang anak, bigla itong umaatungal ng napakalakas. At pagkatapos, mayroong mga pakpak ang tumubo sa kanyang likuran. Makalipas lamang ang ilang segundo, dinaluhong na nito si Tatay Doy. Pinagkakalmot na ito ni Don Pedro at pinaghampas sa kanyang mga malalapad na mga pakpak. Mabilis na mananailagan ito ni Tatay Doy at nang makakita ito ng magandang pagkakataon, dinamba ng albularyo ang mga pakpak na aswang at ibinagsak ito sa lupa. Nang akmang saksakin na sana ito ni Tatay Doy, kumapit naman sa kanya ang malalapad nitong mga pakpak. Bumaon agad sa kanyang katawan ang mga matutulis nitong mga kuko at inihagis sana ito ni Don Pedro doon sa kakahuyan. Ngunit agad naman nanahawakan ni Tatay Doy ang liig nito at nakipagbuno. Lakas, laban sa lakas, labanan ng mga kakayahan at orasyon. Ngunit mas determinado itong si Tatay Doy. Kaya makalipas lamang ang ilang minuto, nakubawan na ito ng albularyo sa likod at pinagsasaksak na ang malapad nitong mga pakpak. Sinubukan na gilitin sana ito ni Tatay Doy sa liig. Ngunit maliksi pa rin ang aswang at agad na pumihit ito sabay kagat sa kanyang liig. Hindi na naiwasan ito ni Tatay Doy. Ngunit mabilis naman niyang naiulos ang hawak na patalim na bumaon sa dibdib nitong si Don Pedro. Napangasab agad ito at nabitiwan ang pagkakagat sa liig ng albularyo. Sinamantala na ito ni Tatay Doy, makailang bisis na itinarak niya ang hawak na patalim hanggang sa bumagsak na itong si Don Pedro sa lupa. Isang ulos ng kanyang patalim at tumama ito sa liig nitong si Don Pedro na agaran nitong ikinamatay. Kasabay naman ng pagkawala ng buhay nitong si Don Pedro, ang pagdating ng mga nakasunod sa kanya na mga uwak at inataki agad itong si Tatay Doy. Ngunit nang biglang bumagsak ang isa ng tamaan nitong si Magno, muling pumaitaas ng lipad ang mga ito at tuluyang lumayo. Wika ni Magno kay Tatay Doy, "Tatay Doy, napatay mo na ang supremo ng mga abwak." "Oo Magno, mabuti at sumunod ka. Puntahan natin ngayon ang bahay nila ni Don Pedro." Samantalang ang mga abwak na nakaharap nila ni Maki, tumakas na rin ang mga natitira sa mga ito nang makitang wala talaga silang laban sa mga antinggero. Kaya sumunod na din ang grupo ng mga ito doon sa bahay nila ni Don Pedro. Tulad ng sabi kanina ni Tatay Doy, wala na silang naabutan doon. Napakatahimik ang kalubluuban ng bahay na doon. Wala doon ang mga anak nitong dalaga. Agad na utos ni Tatay Doy na sunugin na ang bahay.
Pagkatapos, sinuyod naman nila ang mga kabahayan doon sa tubuhan at sinunog din nila ang lahat ng mga ito. Matapos na gawin nila iyon, bumalik sila doon sa mga kakawyan doon sa may ilog at isa-isang binitbit ang mga bangkay ng mga aswang papunta doon sa mga kabahayan. Sinunog nila ang lahat ng mga ito. Kinabukasan, nagbunye ang mga taong nakatira doon sa lugar nang makabalik na ang mga ito doon sa kanilang mga tirahan. Wika ni Tatay Doy na hindi sila alis dito sa lugar ng sinawahan at patuloy na bantayan ang lugar laban sa mga aswang. Umalis na ang mga aswang na iyon sa lugar ng sinawahan, Ignacio. Matatagalan pa ang mga ito bago mabuong muli ang kanilang angkan. Kakaunti na lamang ang kanilang bilang. Maraming salamat, Doy, sa pagpunta ninyo dito sa aming lugar. Dahil sa inyo, sa loob ng maraming mga taon, makakamtan na namin ang tunay na kapayapaan. Walang anuman, Ignacio, ginawa rin namin ito para matahimik na sa kabilang mundo ang aking kapatid na si Ernesto.